Kasi ma'am, pili ko magbabayad na ngayon. Joke lang po niya ako. Bakit? Nararamdaman ko eh. Nakaya nasisilaw ako sa brilyante ni ma'am. Ano ba yan? Pag nag-aaway kayo ng mister niyo, takot sa inyo. No? Babatuhin kita ng brilyante ko. Okay, so hindi po ako stand-up comedian, no? Pinapasaya ko lang inyong gabi. Malapit na po ang December, kamusta po ang mga Pasko ninyo? Alam ba, malungkot na ako. Kamusta po ang paparating na December? Nagbebenta pa para magkaroon ng Pasko. Okay. May Pasko pa rin naman ba? Pero tama yun. Okay, so we still have a few, well, a month. Or more than a month para sa ating Asian cruise. Okay, alam niyo bang may Asian cruise? Okay, so bago dumating ng Bito cruise, Asian cruise. Hindi po, Asian cruise is yung ating libreng travel. So ang pupuntahan po dyan ay, of course, from Manila, Japan. Ano ba kasama? Marawi. Serbong eh. Taiwan. Then, yeah. So yun yung mga pupuntahan country sa Asian cruise. A few months ago, they left for Singapore. Early this year, we left 100 tayo. Early this year, Hong Kong naman. So, nagkaroon din sila ng US this year. So, we average around 3 to 4 travels international every year. All expenses paid. Pinapalakpak ka naman. Okay, it's free. Just do the marketing plan. On the side, these are just bonuses. Pag sinabing bonus, on top of what you are getting, meron kang travel. Isang hataw, may travel, may kotse. Okay lang yan? No? Pag medyo ayaw mo ng travel, ayaw mo ng kotse, you can settle for gadgets. So, lahat po ng nilalabas na gadgets si Santé, top of the line. Okay, so nung lumabas yung 6 Plus, 6 Plus tayo. iPhone yun na. So, last year was uso ang 7 Plus, tama? So, this year na-launch ang iPhone 8. Parang hindi ka interested. iPhone 8 tsaka iPhone 10. So, most likely, abangan nyo po. O, mamaya, discuss nyo na ulit, ha? this year, sige, i-announce natin yung ating lineup of gadgets. Sana may iPhone 10. Yan. So, tinatawag siyang iPhone X. iPhone X. Pero iPhone 10 po yun. Kasi 10th year. O, ba't ko dinidiscuss yun? Magandang na-envision nyo. Tama? Sino gusto ng libre cellphone? Yan. Libre na MacBook. Actually, we don't call it laptop here. Eh. We call it MacBook. Kasi most of the time, MacBook po. So, lahat po nakikita niyong gadgets na hawak ng inyong mga uplines, na inyong mga leaders, yan po ay libre. Bonus lang, libre lang. Palakpakan niyo naman. Lahat ng travel nila, libre. Ang problema na lang yung papuntang airport. Okay? Pati yung, ano yan? Travel tax? Ano ba tawag yun? Basta yun. Binabayaran po ng Santé yun. Okay ba yun? Yes. Nabalitaan niyo ba may free card din dito? Okay, lahat po ng dinidiscuss ko will be discussed lengthily. Ibig sabihin, detalyado ng ating speaker. Kaya importanteng maintindihan nyo. Tama ba? Okay, so, i-discuss niya po ang company, marketing plan, produkto, at ang napakagandang mga bonuses ng Santé. Ready na ba kayo? Okay, so, yung mga Cherry Mobile, pakitapo na po yan. Hindi, paki-silent po yan. Okay, kasi matunog yung ringtone ng Cherry Mobile, di ba? Tinining, ting, ting. Okay, kaya pinagbabawal sa sinihan yan. Dito rin, bawal din ang ringtone. Especially Nokia, ringtone. May discrimination, sorry. Okay, so silent nyo po. Tapos, focus. Kasi baka ito na yung hinihintay nyo, tama ho ba? Lahat ba tayo nagpe-pray? Yes. Di ba? Lagi kasama sa prayer, pustahan tayo. Pustahan tayo nag... prayer, pustahan. Okay, laging nasa prayers nyo. Lord, sana po bigyan mo ko ng opportunity mabago, ma-improve ang aking buhay. Tama o tama? Naniniwala ba kayo na si Lord naririnig tayo? Yes. Oo naman. At si Lord gusto sumagot. Tama o tama? Nga lang, hindi siya pwedeng sumagot directly habang nagdadasal ka. Kasi matatakot ka eh. Tama ba?
Imagine mo nag-pray ka, Lord, oh, bakit? Kakatakot kaya yun. Diba? Hindi rin pwedeng nagdasal ka ng opportunity, may bumagsak na application form sa'yo. Nakalagay, Santé. Oh, hindi ganon. Diba? Pero, meron at meron siyang gagamiting instrument para madala ka sa opportunity na hinahanap mo. Hindi namin sinasabing kami yun, pero kung feeling nyo, dinala kayo sa isang magandang opportunity, kami na nga yun. Okay? So mga kapatid, hindi ko na patatagalin, napakatagal ko na talaga. Hindi po ako speaker. Okay? Tatawagin ko na po one of the young speakers of Santé International, an international leader. Okay? Meron po siyang lumalaking grupo sa Hong Kong. Uy, okay pa kaya? Okay? Meron siyang grupo sa Africa, in Nigeria. At sa ibang bansang hindi ko pa alam kung saan. Okay? Meron po siyang grupo dito sa Pilipinas. Very active po. Ladies and gentlemen, tawagin po natin yung video niya. Okay? Ladies and gentlemen, please watch this video. Good morning, sabi kaya good evening. Ganyan po talaga si negotiate always. Morning! Pakisabi sa katin mo, friend, good morning! Ngitian mo naman, ano ba naman yun? Isa pa, sa kabila, ngitian mo, good morning! Ayan, so mga tanong ko lang po, no, sino po dito yung first timer? Ayan, palakpakan naman natin konti. First timer. Sino dito yung long time ago na? Yan, mas palakpakan natin! Okay! Alright, so sa mga first-timer po natin dito, gusto ko pong mapag-alaman, sino po dito yung in-invite because of business? Wala, alam mo, children's party? Okay. Negosyo. Alam naman po negosyo pinuntahan. Tama ba? Okay, gusto ko lang malaman, ano? Kasi very important po yung pag-uusapan natin tonight. Actually, hindi ko po kakainin ang magdamag ninyo. I'll just be asking for 30 minutes. Ilang minuto? 30 minutes para maintindihan mo bakit ka ba inimbitahan ng nag-invite sa'yo ngayon. Okay? Kasi itong makikita po ninyo is something na pwedeng magbago ang buhay mo 180 degrees. Bakit 180? Kasi pag 360, babalik ka sa dati. Tama ba? Sino dito gusto this year magkaroon ng mas masarap na Pasko at bagong taon? Yan. Okay, sa mga hindi po nagtaas na may pasensyahan tayo, hindi po ibibigay ni Lord yan. Okay? So tatanungin ko po kayo ulit. Sino po sa inyo gusto this year magkaroon ng masarap na Pasko at banigong bagong taon? Yan. O yung iba, tinatakot pa natin, ano? Okay, so tanong, handa ka na ba? Yes! Handa ka na ba? Yes! Alright, so ngayon, meron ko napaka very important question. This is a million dollar question. Kung meron kang extra 5,000, magkano? 5,000, anong gagawin mo? Okay, sino po yung first time dito? Ma'am, anong gagawin mo? Mag-i-start. O, bigyan natin ng application form. Mag-member na siya. Tapos na yung usapan natin. Thank you very much and have a great night. O, sino ba yung part? Palakpakan naman natin si ma'am. O, kailangan ka lang kausap. Okay. Sino ba dito yung first time sa side na to? Meron ba? Wala. Puro member na ba kayo? Wala. Na ito si ma'am. Si ma'am. Kung meron kang extra 5,000 naman, anong gagawin mo? Santé sa Santé? Ay, tapos na pala yung trabaho ko dito. Okay, palakpakan natin din. Then, simple lang, no? Ah, ayan. Muling palakpak natin. Anyway, so ito po yung normal na tanong and normal na sagot na nakukuha ko. Normally, ang sagot ng mga tao sa akin, Alpha, kung meron kong extra 5,000, magsha-shopping ako, bibili ako ng bagong gadget. Sabi nga ni Sir Ian kanina, ang mga tao, especially millennials. Sino po dito yung millennials? Ah, konti lang po kami. Okay, eto yung mga medyo mahilig sa mga gadgets. Tama ba? So, tapatan tayo ngayon ay November, December, maglalabasan na niya ng mga 13 month. May empleyado po ba sa kwartong to?
Meron. Patas naman ng konti man. Para alam ko naman, kausap ko. May estudyante pa po ba sa kwartong ito? Estudyante. Feeling student. Feeling, yan. May lang kinitaas pag feeling student. Okay? Yung mga negosyante na. Nagbi-business. Yan. Okay. So, yung karamihan dito, kahit anong tanong ko, walang pakialam. Okay. And then, normally kasi, di ba, ngayon, maglalabasan ng extra pera. Normally, mag-uumpisa yan, magbibili na ng mga gadgets. Kung nanay yan, mag-grocery yan. Tama po ba? Yes. Ang tanong ko kasi dyan is, may kinita ka na ba? Meron na po ba? Wala. In fact, to be honest, pag bumili ka ng mga bagay na to, meron kang tinatawag na parang dali ang kaligayahan. Tama ba? Yes. Kanya lang, pag nagsawa ka na, malungkot ka na ulit. Di mo ba? Ngayon, okay lang ba tonight? Bigyan ka namin ng isang napakagandang good news. Sino gusto ng good news dito? Yan! Okay? Kasi ang good news, what if yung extra 5,000 mo, pwede nating umpisahan? Para unti-unti mo makuha yung mga pangarap mo, umpisahan natin unang-una, sino sa kwarto ito ang gustong makabayad sa lahat ng utang? Yan! Di ba? Pagbayad na lahat ng utang, napakasarap ng magkaroon ng sariling house and lot, kotse, savings, travel, good health, charity at ang pinakamasarap dyan, doon na tayo sa dulo. Yung makatulong sa maraming tao. Sino po sa kwartong to ang gustong makatulong sa mga tao? Napakasarap, tama po ba? Yes. However, yan o, biglang may ganun eh, no? Kaya lang, hindi natin masasabing masarap tumulong sa ibang tao if we cannot help ourselves. Tama po ba? So tonight, this is your night because tonight, mag-uumpisang tulungan mo ang sarili mo. So when the blessing overflows, you have no other choice but to share your blessings to other people. Tama ba? Yes. So ang maganda niyan, since business ang pinag-usapan po natin tonight, actually ito yung negosyo masasabi kong may malaking puso. Sino dito sa kwarto may malaking puso? Yan, lot. Konti lang kami. Naiintindihan mo na po, no? Okay, because it's a business na pwede kang makatulong sa maraming tao. Okay, so ready na ba kayo? Yes! And since perang pag-uusapan natin, masanay lang po kayo maraming perang pag-uusapan dito. Okay lang po ba? Yes! Bakit malungkot kayo? Pera na nga eh. Okay, so again, welcome to Santé Business Presentation. Kuya Kim is our user endorser. And at the same time, para sa kalaman ng karamihan, ang Santé po, napakatagal na nito. This is since 2007. Tanong, matagal na po ba? Yes! So sobrang tagal ng Santé, these are the owners, headed by our CEO, Mr. Joey Marcelo. And in fact, Santé is known as the Barley Authority. Sino po dito ang familiar sa barley? Yung pamilyar na nga lang eh, di ba? O mamaya malalaman niyo, ikwento ko sa inyo, no? Okay, and at the same time, ang mission ng kumpanya, it's very simple. It's to help other people live better lives. Maganda ba? Yes! So, sobrang ganda ng mission ng Santé. Welcome muna unang-una sa lahat sa ating head office, but we also have regional offices that can be found in Cebu, in Davao. And ang pinakamaganda dito, we have our global offices. Imaginin mo, mag-uumpisa ka isang negosyo, may global office, ibig sabihin Alpha, pwede akong kumita ng dolyar. Sino po sa kwartong to gustong kumita ng dolyar? Amen! Yeah. Titignan ko lang muna kung sino yung willing, di ba? Pero maganda kasi sa atin, we have our global office, of course, unang-una sa New Zealand because dito yung po makikita yung ating sariling farm and plantation. So later, itutour ko kayo. Okay lang ba? Yes. Gusto niyo bang makita? Yes. Yan, ito maganda dyan. Meron din tayong office sa Dubai. We have our office in Hong Kong. We have our office in Sharjah, in Nigeria. Sino doon gustong magpunta sa Nigeria? Sila! Yan. Sila! Nagtuturuan na! Okay? Ang pinakamaganda yan, mag-open na din po yung office natin sa Singapore. And very exciting because the company is nag-umpisa talaga tayong mag-go international. So, ibig sabihin, Alpha, yung business na pupuntahan ko at pinupuntahan ko ngayon, hindi ba na ito pang Pilipinas lang, pang worldwide? Tanong, maganda po ba? Yes! Kasi sobrang ganda ng ating opportunity. Imaginin mo, ha, meron po tayong sariling state-of-the-art gym. Saan ka nakakita niyan? Meron po tayong sariling wellness clinic. Of course, sa clinic, anong meron? Doctor! Okay, so basically, we have our own doctors. And at the same time, we have our own properties na kung saan, pag park ka ng Santé, you can enjoy this one. Nakuha po ba? Maganda po ba? Yes! So, pagpaka naman natin. Sila? Woohoo! May gumaganon pa. So at this point in time, itur ko muna kayo sa ating sariling farm. Okay lang po ba? Yes! So ito yung isa sa
pinagmamalaki ng Santé because ang Santé, this is an international company na kung saan yung ating barley ay may sarili po tayong plantation. Okay? So, ito po yung ating CEO. Ito po yung ating farm. Yung nasa likod niya, kala nyo palay, parang damo lang. Tama? Kasi ang barley, it's a type of grass. Pero ito po yung grass na pang tao. Nakuha po ba? Kasi yung damo nasa paligid nyo, pang hayop po iyon. Nakuha po ba? So, hindi yung kakainin yon. So, this is our farm and plantation. So, at this point, ito po yung time na nag-harvest tayo sa New Zealand. So, after na hina-harvest yan, automatic pinaprocess na siya. Okay? So, ayan, pinaprocess na siya. Tinuturo ko na kayo. Sino gusto magpunta ng New Zealand? Ako! Nang libre! Ako! Ayan, galingan mo lang. Padadala ka ng kumpanya dyan ng libre. Gusto niyo po ba? Yes! Eh, pag nandyan ako, Alpha, anong gagawin namin? Di ba bawihan kayo ng Santé? Kayo naman po yung magtatanim dyan. Okay lang po ba? Yes! Para kaya na nila, no? So, ganyan po yung aling napakalaking plantation ng Santé, ng ating barley. Ang nakakatuwa kasi sa atin, no? From farming to production to distribution, lahat po yan kay Santé. Tanong, maganda po ba? Yes! In short, hindi po tayo nagre-rebranding. Kaya we can really provide our own product not just in the whole country of Philippines but globally. Tanong, maganda ba? Yes! Ayan, kinakawayan kayo. Kuha naman po kayo. Yan. Okay? So yan, ito maganda pa niya, no? Ang ating farm, saan ba ito matatagpuan, Alpha? Ito po matatagpuan sa Canterbury, New Zealand. Okay? And something that we are so proud, ang Santé, this is certified organic. Tanong, sino ba dito nakarinig sa salitang organic? Hello? May kausap pa ba ako? Okay, sa tabi kayo mga ikalag mo sa mga friend. Kausap din tayo, no? Okay. Yan, tumalit lang. Simple lang, no? Ang ating barley, this is certified organic. Ibig sabihin, wala po siyang halong chemicals, pesticide, insecticide. Tama? Yes. Kasi tapatan tayo, dito po sa Kapatagan, lahat ng kinakain natin, these are all preserved na. Kahit gulay. Tama ba ako? Yes. Okay, kaya in the long run, maraming tao ngayon ang merong challenge when it comes to their health. Di po ba? Kaya maganda dito, nakikita mo yung opportunity, later you'll know how can you help people kahit na nag-uumpisa ka palang tulungan ng sarili mo. Kasi ang ating negosyo, maliban sa napakaganda ng produkto, this is certified na kung saan FDA halal approved, that's why pwede tayong pumasok in the Middle East. Can you imagine, in the Middle East, sobrang dami po nga population dyan na part ng Santé, but they are not Filipinos. Most of them are Muslims. Sino po dito may kakilalang Muslim? Nakakita na ng Muslim. Okay, so lahat po yan market natin kasi sila po, hindi po sila nagtitake ng product na hindi po halal certified. Nasundan? Yes. Nakuha po ba? Yes. Okay, so maganda niyan, naalala mo yung ating barley. Nakita mo yung barley? Yes. Hello. Para kay mga tarsier. Oh, ito maganda, no? Hindi kayo pahihirapan ngat-ngat ni Santé yan. Kasi ang ating barley, this comes in juice form, in capsule form, and meron din po yung kahalo sa ating coffee, sa mga choco, sa mga gusto magpa-sexy. Meron din po tayong sariling body series, may sarili tayong toothpaste, this is barley-based. And of course, meron tayong soap and other products na walang barley, this is for women. So you will know later on. Nakuha po ba? Yes! Hindi kumain. Kumain na po ba kayo? Lipas. Kaya pala. Okay, magala, lilipas din po yan. Again, hinihingi ko lang sa inyo 30 minutes, ilang minuto? 30! Tsaka yung tenga mo, kapatid, pakinggan mo lang ito kasi again, this can change your life for the better. Nakuha po ba? Yes! Alright, so sobrang ganda ng ating produkto. Ano pa bang meron sa atin? Simple lang. Susolusyonan din natin yung number one health or core problem ng mga tao, which is health. Tama ba ako? Yes. Okay, kasi dito, normally sabi ko nga kanina, ang pagkain ng tao is either unti-unti kang gawing healthy or it's the slowest form of poison. Tama ba? Kasi normally, ang pagkain ng tao dapat, ideally, to be healthy. Sino gusto maging healthy? Lahat gusto healthy, tama ba? Kasi ideally, dapat ang pagkain natin fruits and vegetables. Kaya lang ma'am, tanungin ko, gano'ng kakadalas kumain ng prutas at gulay? Hindi mo alam yung prutas at gulay ngayon, ma'am. Ayun, ganito po yung itsura nila. Okay? Kasi tapatan tayo, sa sobrang busy ng mga tao ngayon, lahat halos naghahabol sa oras. Tama ba? Okay, madalas yan, kinakain na lang kung ano yung available. Sabi nga natin dyan, instant noodles, canned goods, kung anong mapulot dyan. Kaya buhay ng tao ngayon ay? Instant. Ang masakit, may ibang tao, hindi nila alam ang pangalan ng kung ano yung prutas at gulay.
They try to avoid it as much as possible. Tama ba? Yes. So itong pinakamaganda nating solusyon dyan. What if yung makikita mong produkto ngayon is something na perfect for people na iniiwasan yung prutas at gulay at yung mga taong busy o nagbibisi-bisihan? May kakilala ba kayong ganyan? Yes. Na nagbibisi-bisihan? Okay, kasi barley, this is perfect for everybody na kung saan, imagine mo, isang baso lang ng barley juice. Yan, no? Pure barley, parang ang kumain ng 11 na glasses of cow's milk or 5 plates of salad. Question, kayo bang kumain ng isang upuan limang platong salad? Yes. O uminom ng 11 glasses of milk? Kaya ba? Yes. Naku, Diyos ko, masumasa pa ka na yan. Tama po ba? Okay, pero ito ang solusyon natin. Ito lang po, yan na siya. Kasi ang ating Santé barley sa barley grass, this is a complete food. Okay, this is something na pwede from birth to old age. Maganda ba? Yes! Kasi maganda gawin mo negosyo, hindi ka namimili ng market. Diba? Ang maganda sa atin, this is a total complete food. Again, this is a complete food. Hindi po siya gamot. Kaya lang kasi may mga tao na kung saan medyo may health concerns, pag nag-take sila ng barley, gumagaling sila. Alam niyo kung bakit? Bakit? Tanim mo kung bakit? Bakit? Isa pa? Bakit? Yung mas malakas? Bakit? Eh, kasi nga, complete food siya. Nasundan po ba? Kasi, to be honest, ang tao, ito po tatapatata. Sino dito yung Pilipino? Ako! Yan ang dadalawang isip na Pilipino siya. Okay, na normally kasi, no, ang mga Pilipino, pag nagugutom tayo, ang mindset natin is kumain lang na kumain just to feel the hunger. Tama ba? Ang masakit kasi dito, in reality, dapat kumain ka yung something to nourish your body. Which is something na nakakalimutan natin. Sa sobrang lakas kumain ng mga Pilipino, at the end of the day, nakakalimutan nilang mag-detoxify. Na pag hindi ka nag-detox ng katawan mo, ano mangyayari sa'yo in the long run? That's it. Nakuha po ba? So this barley, this serves as your complete food. Sabi nga ni USFDA, lahat ng pagkain, lahat as in lahats ng pagkain may barley, it reduces the risk of coronary heart disease. Ang pinakamaganda pa nga nito, ang barley natin, just to sum it up, this boosts our immune system. Familiar sa immune system? Yes. Ang immune system, para sa kalaman ng mga karamihan, so, listen carefully, children. Okay? Children, parang teacher na, no? Ang immune system, ito po yung panglaban ng katawan ng tao para hindi po tayo magkasakit. Tama ba, ma'am? O may nurse tayo sa kwarto eh, no? So alam niya yan. O, di ba? Kapag ang immune system ng isang tao baksa, that's the time nagkakasakit ka. Di po ba? Wala ka naman nakitang may sakit na ang lakas-lakas ng katawan, nagpo-push up pa dyan. Wala naman, tama po ba? Yeah. Okay, ito maganda. Yung barley, this boosts our immune system. Helps prevents cancers and tumors. Sa panahon ngayon, as young as they are, may cancer. Tama ba? Yeah. Ang pinakamalupit dito, yung barley nakikita mo ngayon, this is organic, a complete food, an organic multivitamin. Ganun mo na lang siya tignan. Kasi sa labas, marami nag-offer ng vitamins. Tama po ba? Yes. Kaya lang mamimili ka, ano bang gusto mo? Synthetic, o formulated, or organic? Organic! O, tapos na usapan natin. Nakapo ba? But this sums up our product. Tanong, maganda po ba? Yes! Maganda, maganda, maganda. Maganda. Sabi mo sa atin mo, Fred, ang ganda mo. Maganda. Sa kabila, gwapo ka. Okay, so yan. Totoo, yung iba hindi ako naniwala. Ito maganda, no? ang ating product, this can be, kumbaga sana, pwede sa mga doktor, nire-reseta nila yan. Historically speaking, nandun po siya sa Bible, 37 times mentioned in the Bible. Nabasa mo na ba ito? Sa Bible? Sino mo dito nakapagbasa na ng Biblia? Sila! Nakakita ng Biblia? Ako! Konti lang kami. Okay, hindi, historically, just don't see it's a religion, ano? Tignan mo na lang siya as something na historically, nung araw, ang tao, ilang taon sila nabubuhay? 900! Katagal, tama po ba? O ma'am, pag uminom ka ba lang kumain ka ng barley, dadami din ba ang buhay mo? Parang ayaw ni ma'am. Okay, and of course, in the Islam culture, in the Christian world, barley is considered as food. In the Islam culture, it is considered as gamot. Okay, so you can read through it. Nakuha po ba? Yes. Alright, and ang maganda niyan, sobrang daming testimonials na kung saan yung mga tao nagkaroon silang mas magandang health because of our product. But then, sabi nga namin, ito, feel free to go to Google and YouTube kung gusto mo mag-research.
o to validate further. Nakuha po ba? Yes. Kasi sabi namin dito, bakit mo anting magkasakit ka kung pwede mo namang i-prevent as early as now? Yes. Diba? That's the reason why you are here. Kahit na napakahirap mong i-invite, kahit na ang dami mong dahilan bago ka makapunta dito. Please. Pero there's one of the reason why you are here. Because who knows, baka ikaw yung maging solusyon sa isang kakilala mo na may struggle sa health nila. Tama ba? Yes. Now, sabi nga natin, ang Pilipino, napakasipag niyan eh. Naniniwala po ba kayo ang Pilipino masipag? Yes! Naniniwala ka ba na ang Pilipino gagawin ng lahat, makapag-provide lang sa family nila? Yes! Oo naman, kaya lang ang nakakalimutan natin, at the end of the day, health is wealth. Kasi marami po sa atin, trabaho, then at the end of the day, lahat ng kinita nating pera napupunta lang sa doktor, sa pharmacy, at saka sa, ano ba yung isa? Hospital. Tama ba? Yes. So sabi ko nga, huwag mong paabutin yung buhay mo na ganoon ka. Kasi nakikita mo na yung Santé, why not i-maximize mo siya? Kasi prevention is still better than hospital. Tama po ba? Yes. At ang pinakamasarap dito, ipe-prevent mo na lang itong product natin, this goes for all walks of life. Kahit baby ka, o nagtatrabaho ka, o nag-aaral ka, o medyo nandun ka sa waning age na, the product is still best for you. Klaro po ba? Yes! Ang lungkot nila eh. Oh, pagod na po ba kayo? Yes. Gusto nyo na po ba kumita ng pera? Yes! Sino gusto kumita ng pera? Yes! Yeah, kasi mga Pilipino mukhang? Yes! Tinola! Okay, nakita lang yan. Ang ganda alpha ng product. Paano ba ako kukuha ng product? Tama po ba? Now, you can start with this one. Okay? Meron po kami tinatawag na starter package. Bibili ka lang ng produkto. Anong bibili mo? Produkto. Bibili ka lang ng produkto. Meron ka makukuhang paper bag. Sa loob ng paper bag na yan, may at least 3 box ng capsule, 1 box ng juice. Ang halaga po niyan is worth 4,650. Klaro? Magkano ba yung million dollar question ko kanina? 5,000. Magkano? 5,000. So, ibig sabihin, alpha parang medyo mas mataas yun eh. Tama ba? Pero ano, sino gusto din ng good news? Yan, good news! Konting good news lang. O, gusto lang po ng good news, no? O, hindi ka maglalabas ng 4,650 at hindi ka din maglalabas muna ng 5,000. Bakit? Itong produktong to, automatic, bibili mo lang siya for as low as 4,538. Wow, ganda! Yeah. Parang iba malungkot. May bayad pala. Opo, may bayad na po. Kasi bibili ka na po ng produkto. Pero maganda dyan, okay, ang maganda kasi dito, automatic member ka na. Yan, ang ganda. Ganda naman pala. Okay, kasi pag member ka, automatic, pag naubos yung produkto mo, bibili ka ba ulit? Yes! Definitely, kapag bili mo ulit yan, ang magandang bagay dito, may discount ka na up to 50%. Bigyan ito ng idea. Okay? Para mas maintindihan mo siya. Ayan, okay? So you can have discount of up to 50%. Can you imagine yung isang box ng juice sa labas, binebenta po yan for 1,950. But since you're already a member, you'll only purchase it for 1,260. Ay, natipid mo? Oh, natipid mo 600? Malaking bagay? Yes! Okay, parang alpha kung ayaw ko ng juice, gusto ko capsule, pwede din naman. Sa labas, you can sell it for 900. Kuha mo 600, magkano tipid mo? Yes! Anong pinakamalupit dyan? Anong pinakamalupit dyan? Kata, pili mo ng 3 box, laging may libreng isa. Wow! Ayan, nakawala na sila sa likod. O yan, nakuha po ba? Yes. Malaking bagay po ba ang discount? Yes! Tapatantang, karamihan kasi ngayon mga babae, mamis. Huwag hindi ka nakasama dun. O, ito malapit dyan. Di ba pag nag-grocery tayo, normally, nag-compare ka ng prices of same product. Tama po ba? Yes. Whichever is lower, dun ang bibilhin mo. Kasi gusto mong makatipid. Di po ba? Ang maganda kasi dito, very important sa atin yung produkto and at the same time, sa sobrang ganda ng produkto natin dito, no choice ka, bibili ka. Now you can imagine na as a member, you can have discount of up to 50%. Question, malaking bagay po ba? Malaki! Sa sobrang laking bagay niyan, maganda din mo siyang ikwento. Yes! Oo naman, ang tanong ko kasi dito, pag nagkikwento ka ba, possible bang magkaroon ka din ng extra income? Yes! Lahat naman ang tawag
gusto ng extra income, tama ba? Yes! So kung gusto magkaroon ng extra income, kami naniniwala dito that when the product is so effective, believe me, yung product dito magsasalita para sa'yo. Kaya the only option that you will be doing right now is just to share it. Willing ka bang mag-share? Yes! Oo naman, so sobrang willing kang mag-share. Sabi nga namin ito, when the product is effective, business follows. Ngayon, ready ka na bang mag-negosyo? Yes! Kaya kanilang pinahantay, kitaan ng pera mas malaki. Tama po ba? Yes! O talo, sino gusto kumita ng mas malaking pera? Yes! O ito na, kapit na kapatid. O kaya, nagkinikilig pa siya, o. O ito nga, lapit. Kita ka ng mas malaki. Now, dito lang yan, o. Depende kasi kung paano mag-isip ang tao. Okay? Now, if you are thinking of a bigger business, a bigger scale business, isashare ko itong isang magandang sikreto. Okay? This is the bestseller. Ready ka na ba? Yes! Okay, bakit ito yung bestseller? Kasi itong part na to, mas marami kang produktong makukuha. Kasi yung starter kanina, hindi ko isasuggest, imbenta mo yun. Use it for your own consumption. Kasi first and foremost, in the business, you have to first become a product of your own product. How can you share that your business is good if you cannot share it na, uy, maganda talaga siya? Tama po ba? Yes! Now, dito sa part na to, kung gusto mo, ura mismo. Ano ba yun? Lumalabas yung pag-uusahan. On the spot. Okay, pag ito binili mo, you have a portion to sell. Yung patikim. Alam mo yung Pilipino? Patesting nga, maganda. Ganyan na, normal Pilipino, no? O may part kang mga patikim. Ang tag ng sampling. Yan, hilig ng Pilipino dyan. Nakakita ng isa supermarket. Supermarket, di ba? Sino nakapasok ng supermarket dito? Okay. Yan. Di ba pag may nakita ka nagsasample doon, o lahat na pinapakyaw mo. Di ba? Hanggang sa nabusog ka na. Kompleto. O ganyan ang Pilipino. Dito, pwede mo na siyang gawin. Okay, kasi this is the bestseller business, bestseller package because marami kang produkto, that's around 19,520. Actually, pwede pang umabot ng more than that because you hear, may pwede kang piliin mo yung mga produktong gusto mong kuhain. Nakuha po ba? Yes. And at the same time, you have a business na kung saan lahat ng yan, you have a 7 active business accounts, bibilihin mo lang siya for as low as 15,988. Wow! Yeah. Sabi ng iba, naku, mas na. Ano ba naman yan? Naiintindihan ko po, hindi pa po kayo kumakain. O, 5 minutes ulit, lilipas ulit yan. Nakuha po ba? Okay, so this is a business when we are speaking of global. Nakuha po ba? Bakit itong sinasabi kong global? Simple lang naman. Kapag ang kaibigan mo, inimbitahan mo dito, tinanong ka, ano kinuha mong package? Global o yung hindi? Ang pipiliin mo, siyempre, dapat global. Bakit ito? Mas marami kayong produkto. Nakuha po ba? In fact, ito po yung sulit sa masulit. Kasi kapag kinwento mo ang business, halimbawa, papalagan natin si ma'am. Ano name mo, ma'am? Ma'am? Po? Marlene. Okay. Parang mayayin si ma'am Marlene. Pasensya ka na, may ko'y nandiyadaan eh. Okay. Now, ito mo niya na. Benefit mo, of course, again, you have a discount of up to 50%. You have an insurance worth 100,000. Okay, magkano nilabas mo? 59,888. Magkano insurance mo? 100,000. So, alam mo na. Mamaya makukuha nyo din po yung joke na yan. Okay? You have a global business na kahit nasa Pilipinas ka, pwede ka mag-establish ng business mo even globally. Ibig sabihin, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang kumita ng dolyar. Tanong, yung 59,888 mo, worth it ba na ilabas mo? Pero ang balik ng income mo, dolyaris din. Yes! Parang konti lang tayong masaya. Oh, and then, global business, ito masarap. Dito, merong free travel. So, sino gusto mag-travel ng libre? Yan. May passport na po ba? Yes! Meron na. Sino gusto magkaroon ng kotse na libre? May driver's license na? Yes! Meron na. Ready na. Palakpakan nyo naman yan. Okay? Anong nakakatuwa dito, ito favorite ko, yung residual income. Ito yung tipong kahit natutulog ka, kumikita ka ng pera. Masarap ba yun? Yes! O, Pilipino, gustong-gusto yan. Tama po ba? So, paano ba natin ginagawa yan? It's very simple. Again, you have a universal membership. Nag-member ka sa Pilipinas, automatic sa lahat ng countries na magbubukas. At bukas na, member na po kayo ng Santé. Maganda. Maganda. Sabi niyo mo, wala akong choice. Okay? Kasi every time you share the business, sabi nga namin dito, ikikwento mo lang. Just like the normal thing na ginagawa mo sa labas.
Kasi ang Pilipino, as far as I know, kapag may mga bagay na magagandang nangyayari sa buhay mo, wala kang choice eh, kinikwenta mo. Tama po ba? Yes. Kaya dito, pag kinwento mo din ang Santé, may magandang mangyayari sa'yo at mas makakatulong ka pa. Okay lang po ba? Yes. Just like this one, pag kumain ka sa Jollibee na lang, ang sarap ng Chicken Joy. Crispy. Diba, nakadalawang kanin ka na, hindi pa ubos yung chicken mo. Nandun ka palang sa sarsa. Maraming guilty. Nakadalawang rice na, hindi pa ubos yung chicken. Eto malamig, masarap ba? Yes. Imagine yung Chicken Joy, nandiyan lang siya, naamoy mo. Langhap sarap, diba? Lalo ko nagugutom. Pero simple na, sabi mo sa kaibigang friend, ang ganda, ang sarap ng Chicken Joy. Ubus ko na, katlong kanin ako eh. Ang malapit dito, yung kaibigan mo, tuwang-tuwa din. Na-imagine niya. Hindi ka pa tapos magkwento, tumatakbo na si Jollibee, nakipag-unahan, kumakain ng Chicken Joy. Ang malupit, nung kumain siya ng Chicken Joy, kumita si Jollibee? Yes! Ikaw, anong meron sa'yo? Wala. Laway lang, hindi ka nga hinawal. Bigyan ng gravy, libre. Meron bang ganun? Wala eh. Tama po ba? Ngayon ang maganda sa atin. O, ito maganda, no? Ikwento mo lang kung anong meron ka ngayon sa Santé. Believe me, kasi ang business at ang product mo, sobrang ganda. Okay? Whenever you share the business, BDE lang ang sikreto. Anong sikreto? BDE. Ano yun? Ikwento mo yung benefits ng barley. Isang immune system booster, prevents cancers and tumors, and organic. Kaya mo bang sabihin? Yes! Oo naman, kung nagawa ko, kaya mo din gawin. Very simple. Tama mo ba? Next to that is letter D. Sino ba naman sa atin ang ayaw ng discount? Imagine mo, meron kang up to 50% discount. Malaking bagay? Yes! Oo naman, sa sobrang laking bagay niya, and every time you share, yung BD, may extra income pa. Sino gusto ng extra income? Lahat ng tao. Tama po ba? Yes. Kasi imagine mo, ikaw na magiging susunod na Jeneline Mercado ng Santé, ma'am. Okay lang po ba? Parang ayaw din niya. Okay, si Sir, okay lang ba sa ikaw susunod na Piolo Pascual ng Santé? Yes, kinigilig pa si Sir doon. No? So, paano ba yan? O, simple lang. Pag kinuwento mo na yung BDE, okay, magkano yung package natin? 5980. Ito, matigas talaga to eh. Okay, magkano? 5988. Question, sa isang negosyo, 5988, malaki, maliit? Maliit. Sa isang negosyo, malaki, maliit? Maliit. Maliit na yan. Tapatan tayo sa labas. Pag magtayo ka ng isang negosyo for 5988, permit pa lang, ubos na. Tama po ba? Yes. Pero dito, wala ka namang babayarang opisina. Wala kang babayarang speaker. Libre lang po kasi ako. Alam niyo ba yun? Yes. Alam niyo ba yun? Yes. Pero mangi akong bayad, okay lang po ba? Yes. Parang ayaw na. Mangi akong konting bayad, ma'am, okay lang po ba? Konting ngiti lang po. Tsaka konting palakpang. Yan. Thank you po sa mga pumalakpak at ngumiti. Yung matamis na ngiti. Yan. Ganyan talaga, no? Sa mga hindi naman, okay lang po yan, naiintindihan ko. Ang Pilipino kasi di marunong magbayad eh. Okay, itong malupit. Naupo ka dyan. Nag-invite ka. Kami nagpaliwanag. Every time you endorse the business, as many as you can, punuin mo itong kwartong to, okay lang. Pag bumili din sila ng 5988, kapatid, may kita kang 1,000 pesos referral fee. Okay lang po ba? Yes! So imagine mo, sino po dito sa kwartong to, ang sir, first time ka ba? Ilan ang friends mo? Gano'ng kadami? Atin na, may Facebook ka ba, sir? Yan, okay. Ilan ang friends mo sa Facebook? 3,000! O, yan, dami-dami, no? Dami. Saan ba ako? Dito na lang, dito na lang. Sir, anong name mo, sir? Sa gabi po. Benjan. Sa umaga? Benjan pa din. Wala ka bang palayaw, sir? Ang haba ng... Benz, yun naman pala eh. O, halimbawa si Sir Benz. Ilan ang friends mo, sir, sa Facebook? 3,000! Oh, imagine mo yung 3,000, kinuwento mo lahat ng Santé. Tanong sir, ilan yung real friends mo dito? Real friends. 1.5. 50%? 1.5. Oh, sir, 1.5. Ilan dito yung nagtitiwala? 1,000. Ilan sir, ilan? 1,000. Pakunti ng pakunti siya. Ano ba tayo? Ba't yung inag ka na kasi ang gwapo mo? May ganun ba siya? May ganun bang factor? Ito malupit, no? What if yung 1,000 na-post ka sa Facebook mo?
May mga Facebook ba kayo? Alam niyo yung Facebook, di ba? Di ba? Normally, nagpo-post tayo sa Facebook. Okay, ngayon, pag-uwi mo sa bahay, kinuwento mo yung Santé, pinost mo sa Facebook, tapatan tayo dalawang klase ng taong sasagot dyan. Isang positive, isang negative. Ngayon, yung negative, huwag mo nang pansinin yun, kaya nga negative sila ngayon ng buhay nila eh. Nakuha po ba? Doon ka lang sa positive, kasi positive ka. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, positive ba? Ganito pong mukha ng positive na tao. Yan. Yan ang mukha ng positive na tao. Yung negative na tao, ganito mukha niyan. Tingnan mo yung katabi mo. Ganyan. Kasi imaginein mo, ang blessing lahat ng gagaling sa taas. Tama po ba? Yes. Imaginein mo, kapag nagiging kang nakasimangot, yan ang mukha mo. Yan. Ito, bilog natin, bilog. Yan, yan, yan. Kapag ito mukha mo, yung blessing galing sa taas, tatalbog lang. Doon sa taong lagi nakasmile. Tama ba? Yes. O, sabi mo sa ating mo, friend. Saba? Yes. Sabi mo, friend, friend. Yan. Yes. Yan, simangot ka pa. Tarot lang blessing sa akin. Ako ba? Hindi, joke lang. O, ito lang. O, simple lang, sir. Doon ka lang sa positive. Out of 1,000, ilan sa tingin mo yung interested magkaroon ng extra income? ₱100! Biglang baksak, no? Hindi, in reality, gano'n naman talaga. Tama po ba? Marami kasing Pilipino, lagi, ito yan na, magpapaskot bagong taon na. Lagi yan meron pagdating ng New Year, New Year's Resolution. Sabi niyo, magpapakabait na ako, magpapalit na ako ng katawan, kakain ako ng healthy. Alam mo yun, they always wanted to have some change. Unfortunately, pare-pareho lang din ang ginagawa nila day in, day out. Kaya maraming Pilipino, baliw. Gusto ng pagbabago, pero sila mismo hindi nagbabago. Tama po ba? Yes. That's what we call insanity. Pero dito, nakakabaliw naman talaga sa Santé. This time, sir, what if out of 100 people, 10 na lang. Ilan, sir? 10. Yung winner maglabas ng 5988 ngayong Pasko. Kasi gusto nilang gawin ng business. So kung 10 yung gustong bumili ng 5988, meron kang tago 1,000 pesos referral, magkano kita mo, sir? Sir? 9? Tulungan na nga natin si sir. 10 times 1,000? 10,000, 10,000. Diyos ko, Lord. Mamaya pakinig nga ng Jollibee si sir. O, 10,000. Tanong, sir, extra income, 10,000, pwede na po ba? Tapatan tayo, 10,000. Yes. Napagod ka bang magsalita? Yes. Hindi. Sino nagpaliwanag? Ikaw! Sino ang pinagpapawisan dito? Ikaw! Sino ang napapagod? Ikaw! Tapos sino ang hindi pinapansin ng invite? Ikaw! Pag sumali? Ikaw! Kayo masaya. Ikaw! Okay, okay. Okay, no. Oh, pasimplihin natin. O, halimbawa, sir. Si Sir Benz, okay? Nag-builder pa. Kinuha mo yung 5988 na bestseller. Okay? Kinuwento mo agad sa kaibigan mo. Yung kaibigan mo sabi niya, Benz, ang tagal ko nung naghahanap ng member na kaibigan ko sa Santé. Dahil nandyan ka, hulog ka ng langit. Maya-maya, nung kinausap mo, bumili agad ng package. Magkano yung package? 5988. Sir, okay lang ba? Ora mismo, kahit hindi ko nang paliwanag, bumili ng package, may kinita kang 1,000. Pwede na po ba? Yes. Parang kulang kay sir. Eto malupit, yung kaibigan mo, chismoso pala ng barangay. May kakilala kayo doon? Yung tatlong dino. O, napapagod, hindi napapagod yung ano, pagsasalita. Ang maganda niyan, kapag sila nagkikwento, kumikita sila ng taga 1,000 kapag sila ang nag-invite. Pero hindi natatapos doon. Kasi itong mga taong to, kapag nauubos ang produkto nila, bibili po ba sila ulit ng Santé Barley Products? Yes. Definitely. At ang pinangamasarap doon, nag-enjoy po sila ng discount na up to 50%. Why? Member din kasi sila ng Santé. Nasundan? Yes. Pero kada bili nila, wala ka namang choice, kumikita ka ng 5 to 15% every repeat orders na ginagawa nila. Nasundan po ba? Yes. Hello? Yes. Kung nasundan, pwede ba pumalakpak ng dalawa? Naku. Ulitin ko kaya sa umpisa. O, ulitin ko, no? Pag ikaw nag-invite, you earn 1,000 for every 5988 package. Nakuha? Pag naubos, meron silang benefit of discounts. Pero kada bili po nila, since kayo po ang nag-invite, ito, dumami sila, no? Regardless kung sino nag-invite sa kanila. Every time they end or they repeat purchase of the products, all of you earn 5 to 15%.
Nakuha po ba? Sa kada bili po nila ng produkto. Ang maganda kasi dyan, meron tayong sistema na kung saan may left and right ka. Itong mga to, magkakakilala. Ngayon, may isa kang kaibigan na gustong bumili ng package. Sir, bigay ka ng isang pangalan na sa tingin mo interested with your business. Sir. Ako, antay natin. Sige, sir, antay lang ang 12. Madla. Ang pangalan po niya ay Madla. People. Sir. Sige, kinakabahan si sir, ha? Richard. Okay. Final yan, sir. Okay, si Richard. Mga kinakabahan si sir, eh. Painumin ng tubig si sir namaya, ha? Ano malupit? Yung kaibigan ni Sir Benz, ang pangalan ay Richard. Si Richard, hindi ka kilala ng mga taong to. Ang ginawa ni Sir Benz, ginawa niya, nilagay niya sa kabilang side. Tanong, sino nag-invite kay Richard? Ikaw. So okay lang ba, sir? Kahit hindi ikaw nagpaliwanag, dinala mo lang dito. Ang gagaling ng mga speakers dito, no? Pinaliwanag nila yung business na gustuhan ng kaibigan mo. Ang maganda dun, sir, may kita ko ulit 1,000. Okay lang po ba? Yes. Sa mga nagtatrabaho, extra kita, pwede na ba? Yes. Oo, namahan mo ganang juicy. Tama ba? Pero itong pinakamasarap dito, sir, sabi ng system natin, so long as meron kang isang side sa left, isang side, isang bagong sign-in sa right, magkakaroon ka pa ng additional pairing income na 1,500 pesos. Yes. Oh. Pwede na? Yes. Tapatan tayo sa mga nagtatrabaho. Agad natin against employment, pero pag nagtatrabaho ka, ang bonus tuwing December lang. Dito po sa Santé, kahit everyday may bonus ka, pwede. Yes. Yan. Kasi itong kaibigan mo, ikaw lang din ang inaantay mag-alok. Dahil ikaw inaantay, nung pumasok siya, ah, naku, kinabukasan, pasok ng pasok yung mga kaibigan niya. Ang pinakamalupit dyan, habang sila pumasok na pumasok, may left and right ka, wala kang choice, kumikita ka ng 1,500 pesos every pair. Pwede na? Tuntuan na si mami doon, no? Mami, okay lang ba kumikita ka ng 1,500? Yung tipo gabi-gabi, naku, tulong-tulong yung cellphone ko, 1,500 na 1,500, okay lang ba, ma'am? Super! Ang sarap, di ba? Grabe ba? Ang nakakatuwa nito, itong mga taong to, kilalang ba ba? Hindi na, but as long as nahulog sa left and right mo, nagpe-pair yan kapatid, unlimited ang 1,500 mo. Oh, okay na? Ah, hindi. Ito maganda, no? Gawin mo pa nationwide kasi kapatid, tapatan tayo. Hindi lang ikaw may kakilala dito. What if dinala sa probinsya, pwede ba? Yes. What if dinala sa ibang bansa, okay lang po ba? Yes. At ready ka na ba kumita ng dolyar kapag ibang bansa ang pinag-uusapan natin? Yes. Ang ganda ng Santé, tama po ba? Yes. Very simple lang ang business? Yes. Kayang gawin? Yes. Kaya? Tapos na tayo. Okay lang? You want more? Yes. Oh, you want more? Yes. Oh, habang lumalaki sila kapatid, no choice ka, kumikita ka ng mas malaki. At habang mas malaki ang kinikita mo, mas dumadami ang taong tinutulungan mo, wala po kayong choice because dito sa Santé, whether you like it or not, you will be traveling for free. Oh, tanong sa kwarto to, ha? Sino po dito nakapag-travel na ng libre? Ang sarap po ba? Yes! Oo naman, pag nagpa-travel si Santé, tapatan tayo dito, free board and lodging. At hindi po yan tinitipid. Naka-buffet! Yes! Ito, malalaman nyo kasi nakapag-travel na ako. Nung nag-Hong Kong kami, 100 kami yan, may naiwan pa nga eh. Kasi walang passport. No? So, kailangan, may passport na po kayo. Nung pag nagpapa-buffet, kasi buffet lagi ang pagkain dito, alam mo, it's seafood diet. What you see, you eat. Dito po yun sa Santé. Kasi, ang sarap eh, 5-star hotel ka. Di ba? Tapos, yung pag-buffet, alam mo pag Pilipino ang kumakain. Bakit? Di ba, normally, may course meal yan, di ba? May appetizer, may soup, may appetizer, may main course meal, may dessert. Tama ba? Pag ang Pilipino kumain, appetizer pa lang, gabundok na ang pinggan. Eto malupit, hindi pa tapos doon. Magbabalik siya doon, lamesa, main course meal, gabundok pa din yan. Hanggang dessert. Tapos magkikantuhan mo na sila. Di ba, wala, gantong oras hanggang gantong oras ang kainan. Pahiya mo na. Mamaya, babalik pa sila. Yan ang Pilipino.
Nakarelate si mama. Ganon ka din ba, ma'am? Okay. Resin lang. Dito mag-travel ka ng libre, magkakotse ka ng libre. This year, dito po yung ating travel. We have an Asian cruise ongoing. This is going to be this coming March 2018. Ang biyahe po yan is sa Manila, Japan, Taiwan, Manila. Okay ba yan? Ito po ay all expense paid ng Santé. We have our global travel. Sa Europe naman ang punta, 15 days kang magta-travel. Okay lang ba? Yes! Libre din yan. Ang pinakamasarap sa Santé, napakasarap. Bakit? Dito pwede kang magkakotse ng libre. Baka na gusto mong kotse. Yung pangarap mong kotse. Ay, kahit ano. Ito na lang, lalaki. Sir, anong pangarap mong kotse? Porsche. Porsche? Anong spelling nun? Porsche! Sir? Focus! Lamborghini! Mitsubishi! Porsche! Mitsubishi! Porsche Focus! O dito, pwede ka mag... Kung gusto mong simpleng kotse, pwede. Kung gusto mong medyo higher na kotse, pwede. Nasa sa'yo yan. Nako po ba? Dito din sa Santé, nakakatuwa. Libre lang ang gadget dito. Imagine mo sa labas, nagkakandara pa para lang magkanda. Utang pa yan para makabili ng iPhone. Wala namang load. Tama. Dito sa Santé, kapatid, libre lang yan. Gusto mo ba libre? Oh. Ito mga kalapit dyan. Dito sa Santé, nakakatuwa kasi dito, everyday, pwede mong kuhain ang income mo. Oh. Nisip na ko, paano yung laki ng ginikita ko? Paano kukunin ang income ko? Dito, pwede mong dalhin sa... I-withdraw. O gawin mong cheque, o pambili mo ng product, napakasarap. Kasi dito, every day, every 12:30 midnight, ayan tita, every 12:30 midnight, magte-text sa'yo ang system. Maaga po ba kayo natutulog? Umaga na! Kasi normally mga Pilipino, iba natutulog, maaga pa yan. So kung medyo hindi ka sanay, every 12:30, tutunog ang cellphone mo. Bakit? Kasi meron kang kita. Halimbawa, tulog ka nung napakaaga, na bad trip ka, 12:30, pagtingin mo cellphone mo, ano ba naman yan? Kinita ko today, 30,000 lang. Pwede na ba? Pwede! Bad trip ba? Bad trip? Pwede! Napuyat eh. O ito malupit, kinabukasan. Di tanghali ka nagising kasi napuyat ka, hindi ka nakatulog, 30,000. Kinabukasan, nakita mo, 29,500 lang. Nabawasan. Ang sakit, di ba, nabawasan? Pero isang araw lang ang pagitan. Kinabukasan, napuyat ka na naman eh. Tanghali ka nagising. Pero natulog ka medyo late-late na. Nakailip ka 12:29. Isang minuto, kasarapan na ng tulog mo. Tumurog na naman yung cellphone mo. Pagdating ng 12:30, pungay-pungay ka pa, bad trip, 50,000. Pwede na ba? Bigyan lang kita ng babala, kapatid. Dito po sa Santé, you have to listen carefully. Why? Dito sa Santé, binibigyan ka lang dito ng blank check. Familiar kayo sa blank check? Na kung saan, kapag ang effort mo is worth 10,000 per week, so be it. If your effort is worth 100,000 per week, so be it. Ibibigay sa'yo. If you think you deserve to earn 1 million per week, sino gusto mo itanong 1 million per week dito? Ay, grabe. Sino dito sa tingin niya deserve siya kumita ng 1 million kada linggo? Yung iba nagdududa. Pinagdududaan ko yung sarili ko. Normal naman yan, ano? Kasi mga Pilipino, hindi naman tayo sanay na, alam mo yun, kumita ng... We are not used to, pwede kang kumita ng million. In our culture, normally, ang ating mindset is pwede kang kumita ng around 10,000, 20,000, 30,000 per month. Tama ba? Yes! Na kapag nakakakita ka ng isang opportunity na pwede ka daw kumita ng million, ang utak ng tao lumiliit. Tama ba? Believe me or not, ang utak ng tao para po yung parachute. Parang ano? Parachute! Parachute! Ang parachute, ginagamit yan to save lives. Tama ba? Now, simple lang ang utak mo, yun din po yan. Pag hindi mo binuksan yan, walang silbi yan. Okay na yan? O, di ba? Kasi, tignan mo, imagine nyo lang po, dito po sa Santé again, you can change your life 180 degrees. Naniniwala ka ba kapag ang tao walang pera, nakakapangit? Yes. Naniniwala po ba kayo?
ba't niya siya pinagtatawanan? Sabi niya, ayan. Sabi niya po kasi, ito po yung si Mr. Giovanni Flores. Dating nagtitinda lamang ng pandesal. Yan po yung kanyang tahanan. But because of Santé, ito na po yung bahay niya. Almost same lang din, pero bato na. Pwede na? Mas gwapo na din siya, may kotse pa. Pwede na? Yes! Ang pinakamalupit dyan, nagtatagal ng libre. Meron po ba sa kwartong to, panadero ang kanyang kinabubuhay ngayong araw na to? Panadero pa panadero? Wala naman, tao ba? It means to say, kung siya nagawa niya, kaya mo rin ba? Yes! Oo naman itong malupit. May isa po dito, ang pangalan niya ay Mr. Jun Francisco. Hindi po ito nakapagtapos ng pag-aaral. Kasi tapatan tayo, mahirap din naman ang buhay. Di po ba? Yes. But because of the business, kahit first year lang ang tinapos siya nung high school, ito naman ang binigay ng Santé sa kanya. Pwede na po ba? So imagine mo, sino po dito nakapagtapos ng high school? Wala pa kasing K-12 noon eh. High school, college, di ba? Tama, nakapagtapos ng high school. Nakapag-college. Yung hindi nakapag-high school, meron ba? O kapatid, may pag-asa ka pa. Kasi kung siya nga nagawa niya, imagine mo, siya at saka yung wife niya, they have 10 years multiple visa entry to America na pag tinanong anong ginagawa niyo, nagsasante lang. Pwede na po ba? Yes! Malupit niyan, nagpapaaral pa yan ng doktor. Kung ikaw, sa estado ng buhay mo, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, nagpapaaral ka ng doktor, saan mo kinukuha ang pera mo? Mahal mo magpa-doktor? Yes! Napakamahal! Pero ang magandang balita, nagsasante siya itong binigay ng Santé sa kanya. Ayan? So ngayon, wala po siya sa Pilipinas, is in Dubai, so we are live right now. Okay? So ito pinakamalupit. Sino mo dito nagtitinda ng isda? Kumakain ng isda! Yan, yan. Okay, ngayon lang. Ito malapit, yun po yung trabaho ni Mr. Joey Luyong nung araw, but because of the business itong meron na sa kanya, pwede na po ba? Yes! Hindi natatapos. Today is November... Basta November ngayon. Hindi ko alam kung anong araw. Okay, November, but last May 30, 2017, isang dating nagtitinda lamang ng isda, kapos na kapos sa pera. Right now, he is driving a sports car. Lahat po yan. Tanong sir, pag naka-sports car ka na ba, pwede na ba? Ang malupit dyan, libre. Sino po dito yung lalaking wala pang asawa? Wala pang asawa? Ayan. Lalaki. Okay, ito malupit. Kapag naka-sports car ba ang isang lalaking, gwapo na? Yes! Yung iba, may ibang ngiti sa pero hindi lang, no? Isa lang gusto kong sabihin. Kahit anong estado mo sa buhay, kung itong mga taong to nagawa nila, mas kaya mong gawin to. Yes. Di po ba? Yes. Ang nakakatuwa niyan, bigyan ko kayo ng sikreto. Okay lang? Yes. Since patapos naman na ako, bigyan kita ng sikreto, bigyan mo ako ng 101% attention mo. Itong sikreto na to, gawin mo lang for sure, magiging successful ka dito sa negosyong to. Ready ka na ba? Yes! Dahil ready ka na, simple lang, i-share mo lang yung BD sa mga kaibigan mo. At least two of your friends, teach French. At least two of your friends, and teach them to share BD to at least two of their friends in their first month. Kaya ba? Yes! So tingnan natin ang potential na income mo. Handa ka na ba? Yes! Sa puntong to, again, 101% ang kailangan ko sa'yo. Why? These are all about numbers. Familiar sa numbers? Yes! Now, simple lang. A person can lie, but the numbers won't lie. So kung may calculator ka ngayon, ilabas mo. Ipapakita ko lang, what if ito ang nangyari sa'yo in the next 1 year mo sa Santé? Okay lang? So let's say, for example, si Kuya Benz to. Ang kinuha niyang package ay magkano? Nung kinuwento yung sa mga kaibigan, nagkaroon siya ng dalawa lang. Ilan? Dalawa! Dalawa. Yung dalawang kaibigan mo, ano kinuha ang package? Builder and 5988. So in the first month, dalawa lang ang naimbitahan mo. Pero bumili sila ng package. Tama ba? Yes. Now in short, sa bawat isa, may direct referral kang tag 1,000 plus may pairing ka pang 1,500. In the first month, kumita ka ng magkano? 3,500. Sa negosyo, lugi o pwede na? Pwede na. Pero in reality, this is lugi. Kasi magkano nilabas mo? 5988. Pero sa sobrang ganda ng negosyo natin sa Santé, libre lang naman halos ang membership. Kinuha mong product dyan, more than the value ng nilabas mo. Tama po ba? Yes. Pero kung maganda dito, yung dalawang taong kinuwentohan mo, mag-i-invite din po ba? Yes. Ilan? Dalawa. Sa loob ng?
Next month, nakakuha sila ng tag-dalawa. May kita silang tag-direct referral. Ikaw naman, may left and right ka. Every pair, magkano? 1,500. So in short, may kinita kang? 3,000. Tanong, 3,000 sa isang buwan. Pwede na po ba? Yes. Next month, mag-invite pa ba sila? Yes. Next month, may kita ka pa din ba? Yes. Next month, may invite pa ba silang tag-alawa? Yes. Oo naman, next month, may kita ka ulit? Yes. Tanong, kumita ka na ng 48,500 in the next 5 months. Magkano nilabas mo? Yes. Tanong, bawi na po ba? Yes. Sulit po ba o sulit na sulit na? Yes. Ang tanong, yung 16 sa left at 16 sa right, kilala mo pa ba? Yes. Hindi na. Tanong, yung 16 sa left at 16 sa right, mag-i-invite din ba sila ng kakilala nila? Yes. Ilan ang imbitahan? Yes. Sa loob ng? Isang buwan. Tuloy-tuloy lang natin to after 6 months. After a few more months, kapatid, okay lang ba sa puntong to, nagta-travel ka na ng libre, actually, twice ka na nag-travel ng libre, may kotse ka pa. Okay lang? Ay, kang malupit. Yung 512 sa left at 512 sa right, kilala mo pa ba? Hindi na. Tanong, pwede ba sabihin isa isa, uy, friend, huwag ka na mag-invite, huwag ka na mag-endorse ng Santé, I don't wanna earn. Pwede ba? Yes. Hindi ba kasampal-sampaling ganyan, sir? Tama po ba? Ang malupit, umabot ng isang taon, ang pinakamasarap niyan, dito, nakahuwa ka na dito ng fully paid Toyota Fortuner. Fully paid? Ang tagal yun, ang tagal. Tende, tuloy natin, bakit after 1 year, yung 5988 mo, possible kumita ng 6 million pesos? Tanong, okay lang po ba? Itong lahat ng to, pera mo. Itong mga to, incentive mo. Libre mo yan, hindi mo yan kinuha dito. Nakuha po ba? Yes. Ibig sabihin, Alpha, ito i-enjoy ko ng libre. Opo, libre. Nakuha ba? Yes. Ibig sabihin, meron kang kinitang 6 million out of your 5988. Tanong, do you think it is worth it na ilabas siya? Yes! Oo naman. At ang pinakamasarap dyan, itong mga taong to, hindi mo man sila kakilala, every month magbibilihan na at least 1 box of barley juice every month. Ilang box ng barley? One. After 1 year, meron ka pang extra residual income of 318,000 pesos. Pwede na ba, sir? Yes. Mami, pwede na? Ma'am, pagtsaga mo na. Ito po, isang box ng barley binibili every month. Eh, kaya lang lahat ba to member? Yes. Oo naman. Di ba pag member ka, every time you buy 3, you get 1 for free? Yes. What if itong mga taong to hindi binibili isang box per month? What if ang kinukuha nila 3 plus 1? Ibig sabihin, Alpha, nag-average ako ng at least 1 million pesos every month sa produkto pala. Pwede na? Yes. Nakuha po ba? Yes. Ang pinakamasarap dito, after 1 year, inipon mo lang yung car points mo. Pwede na ba sir at itadrive mo, fully paid, Ford Mustang? Pwede na, no? Pagtsagaan na natin, sir, no? Okay lang po ba? Gising pa po ba? Yes! Pero sabi nga nila, sabi ng karamihan, para namang Alpha, it's too good to be true. Well, I understand that kasi kagaya naman ng sabi ko nga normal sa Pilipino, hindi nakakita ng malaking kita. Malaking mata, pero walang kita. Chinese, maliit mata, malaki kita. Alam niyo yung difference? Paano silang mag-isip? Kasi tayo, sanay tayo, we work for money. But in the long run, kapatid, pwede naman pagdating ng araw, pera magtrabaho para sa'yo eh. Tama ba? Yes. Kaya ka nga nag-aaral, kaya ka nga nakaupo ngayong gabing to, because most probably, the other night, you were praying, Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity. Lord, bigyan mo naman ako ng pagkakataon para magbago ang buhay ko at ng pamilya ko. Kaya lang sabi nga, hindi naman ibabaksak ni Lord unti-unti sa harapan mo yung hollow blocks para sa bago mong bahay. Hindi naman yung unti-unti, ilalabas sa'yo unti-unti yung bakal para magkaroon ka ng kotse in the long run. Kasi si Lord, isa lang man ang ibibigay sa'yo yan. Isang opportunity, isang idea na at the end of the day, it is up to you to decide kung kukunin mo o hindi. Do you think Santé is a perfect opportunity for you? Yes! Do you think Santé is a good idea for you? Yes! Do you think Santé is a good avenue to share the blessings to other people too? Yes! Now, simple lang kapatid, yung ipinapakita ko sa isa good, pag-isipan mo kung paano mo siya gagawin. Huwag mong pag-isipan kung sasali ka o hindi. Kasi,
Kala ko sasaya na ako eh. Kala ko nito yung Zumba eh. Hindi ako napag-Zumba kanina, no? Pero simple lang. Ganyan talaga pag live, no? May sabi nang magkikwento ko. Okay lang magkwento ko? Yes! Yeah, may kwento muna ako, no? Okay. Familiar ba kayo sa mga nagko-construction worker? Yes! Yes, di ba? Okay. Meron isang dalawang construction... Meron isang dalawang... Ano ba talaga? May dalawang construction worker. Ako din nagugulo sa kwento ko, no? May dalawang construction worker. Okay? So, sila pareho, every time magme-merienda, sabay sila nagme-merienda. Okay? Yung isa, tago na lang natin sa pangalang... Benz. Okay. Tapos yung isa, tango na lang sa pangalang Ray. Yan. Okay. So, si Benz, lagi siyang may palaman. Nagsisilipan sila. Sabi ni Benz kay Ray, Ray, anong palaman mo? Ako, chicken sandwich. Sarap. Masarap, no? Masarap ba yun? Yes! Parang hindi naman. Okay, sa chicken sandwich, medyo social na yun. Construction worker eh. Tama ba? Si Benz, ang palaman niya, peanut butter. Okay lang, masarap naman ang peanut butter, tama ba? Hindi kaya sila, kain. Taka, the following day, sabay na naman sila nagmarienda. Sabi ni Benz kay Ray, Ray, anong palaban mo? Palaman ko, ham sandwich. Sarap. Masasarap na ba? Nag-level up na, ham na. Parang hindi silang sasarapan. Masama na natin kisahan mga tao dito. Oh, ito malapit. Si Benz, sabi ni Ray, bro, anong palaman mo? Sip siya. Peanut butter. Kain sila, peanut butter. The following day, sabay na naman sila nag-break time. Si Ray, hindi niya na tinanong si Benz. Kain na siya. Kasi yung palaman niya napakasarap. Tawin mo kung ano. Ano? Isa pa. Ano? Yung mas malupit. Ano? Clubhouse. Ilang layer. Construction worker to, ha. Ang malupit, si Benz. Si Benz. Ano kayang palaman ng kay Benz? Peanut butter na naman! Ginawa niya, tinapoy yung peanut butter. Nagagalit siya. Sabi niya rin, ba't ka nagagalit? Huwag mo itapon yung tinapay. Blessing yan. Sabi niya, eh bakit? Sino ba gumagawa niya ng palaman mo? Ako. Pero ikaw pala gumagawa ng palaman mo. Nagagalit ka. Hello? Sabi niya, ano naman yun? Hindi, ma'am, magbukuha nyo din yung joke. Hindi, kasi ito yung moral lesson ng story to. Meron namang moral lesson. Okay? Sa buhay natin, araw-araw, kagaya ng sabi ko kanina, ikaw ang gumagawa ng buhay mo. So, it is not your right na mag-blame ka sa ibang tao kung anong nangyayari sa buhay mo. Huwag mong i-blame ng gobyerno. Huwag mong i-blame yung traffic sa EDSA. Huwag mong i-blame yung buhay mo sa nanay at tatay mo. Huwag mo din i-blame yung sweldo mo sa amo mo. At the end of the day, it is you who's making your life. That's why, tonight, you have to decide kung gusto mo magbago ang buhay mo. Kasi, kagaya nyo, dati din po akong empleyado. Mamaya, kikwento ko sa inyo yan. Diba? Ayan, meron na pa na lumabas. Diba? So, you have to decide kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Kung araw-araw, gusto mong palaman ng tinapay mo ay peanut butter, o araw-araw, pabago-bago ang palaman mo, at the end of the day, it is your decision. Ngayon, kung gusto mo mas masarap ang buhay mo, may option ka. Nakuha po ba? So, Santé, kuya ka in-invite ng kaibigan mo, not because of money. Hindi ka in-invitahan para kumita siya ng 1,000. Nakuha po ba? In-invitahan ka out of the millions of friends niyan, ikaw ang hinatak-hatak niya papunta dito. Alam mo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Bakit? Simple lang, kasi gusto niya sa pagyaman niya, kasama ka niya. Now, can you imagine, yung isa sa mentor namin dito is the grand mentor of the Mavericks, Mr. Gerard Gallego. Dati po siyang OFW. Sino po dito yung OFW? Yan. Mahirap. Masarap pa ba mag-OFW? Mahirap. Actually, alam ko po yan kasi nagpabalik-balik ako ng Hong Kong. Ay, nakikita ko sila. Masarap silang kausap, pero deep inside, nalulungkot sila. Nakuha po ba? So if you have a friend, if you have a family na nagtatrabaho sa OFW, as an OFW, this is the high time to share the opportunity to them. Kasi one day, pauwi mo naman ng Pilipinas, magpasko naman dito, huwag na sa ibang bansa. At least kasama nila yung pamilya nila dito. Okay lang po ba? Yes. Pwede bang yung request kong yun ay magawa natin? Yes. Kasi itong taong to, he's an OFW. For 8 years, actually magandang trabaho nito sa ibang bansa eh. Kasi isa po siyang systems engineer under Microsoft.
Hindi naman sa pagyayabang, but way back then, he was earning 13,000 pesos per hour. Malaking pera. Yes. Laki nun. Pero tapang tatay, sa Pilipinas, 13,000 isang buwan na yan eh. Tama po ba? Pero itong taong to, pinagpalit niya po lahat ng yan. Para saan? Gawin ng business. He's doing Santé right now. Okay, ang pinakamasarap dyan, itong mga binigay ng business sa kanya. Okay lang po ba? Na kailang travel, kotse, kahit ano lang kumuha ng kotse, kailangan kasi libre naman. But beyond all of these things, alam yung pinakamagandang reward dito? Yung umuwi siya sa pamilya niya, kasama niya buong pamilya niya, nag-e-enjoy sila dito. Okay ba yun? Yes! Kinakamaganda yan, lahat yan katas ng Santé, 100%. This is one of my mentor, Mr. Chris Sabili, 20 years OFW. But because of network marketing, because of Santé ngayon, wala po siya sa Pilipinas, he's currently in Nigeria. Siya po ang pinakagwapo sa Nigeria. Yeah? Ayan. And this is the guy na kung saan siya po ang nagkwento sa akin ng Santé. Siya po ang nag-invite sa akin. Okay? So, si Kuya Carlo, hindi po nalang po siya dito. Tagabundok po yan. Nasa Tuguegarao yung taong yan. In-invite niya ako sa isang sachet ng barley. Yung pure barley natin. Kaya yun, sinampol niya. Sinampolan niya ako niyan. Yun nga lang, medyo ko report. Isa eh. And may kahati pa ako. Diba? Pero beyond all of these things, ito dating OFW because of the business. Ayan, nandito na siya sa Pilipinas. Ito lang din yan ang gawa niya. Okay lang ba? Yes. Okay? So, with that, sabi ko nga sa kanya, nung una, nakita ko lang kasi ito as product. Hey, I'm not into the business. Pero sabi ko nga, ginawa ko yung, tinake ko yung product, gandang-ganda ako sa product, and at the same time, pinag-aralan ko siya. Okay? Nung inaral ko siya, then I realized, ang sarap pala nitong ikwento sa tao. Kasi yung family ko lang, sa family ko pa lang, ang laki na ng benefit. What more sa ibang tao pag kinuwento ko pa siya. Kaya kasabi ko sa kanya, lagi ko siyang binibiro, galit pa ako noon. Kuya, ba't ngayon mo lang ako in-invite? Galit pa ako noon eh, no? Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, you're one of the million people, few people, na sobrang blessed na nandito ngayong gabing ito. Kasi maybe right now, natutulog ka na eh. Maybe yung iba sa inyo nandiyan, nakastock sa traffic sa EDSA. But there's a reason and there's a purpose why you are here. Yes. Kaya ka in-invite ng taong kasama mo right now. Okay lang ba mag-thank you tayo sa kanila? Katabi niyo po ba? Katabi niyo ba nag-invite sa inyo? Yung mga kapatid, friend, thank you! Thank you! Ayan, sabi mo, I love you! Ayan, kiss mo na siya! Ayan. So, okay. So, yan. And, ang maganda nito, o yan, again, you are one of the blessed people to see this opportunity. I hope, paglabas natin nito later, be one of the blessings sa ibang tao. Okay lang po ba yan? Yes. So, before we end, tatawagin ko lang dito, yung isang taong ka-share ko dun sa one sachet ng barley juice na binigay niya. Okay? Ang maganda nun, siya po yung mas maraming nainom kaysa sa akin. May sama na love eh, no? Pero because of the business, actually, siya na po magkikwento, no? Ang ganda ng binigay ng business sa kanya, ang ganda binigay ng opportunity na sa kanya. So, tawagin ko na lang siya. Okay lang po ba? Yes. Kwento lang, kwentong konti lang. Sa gabi, ngayong gabi. Ayan. So, sino po ulit yung first time? Kumunti, parang kanina mas maraming nataas. Nahiya na, baka daw tawagin ulit. Ayan. So, welcome po sa ating mga first time and congratulations. Yun po yung una kong masasabi sa inyo. Kasi,
mark this day, kung gagawin niyo po itong business na to at seryosohin niyo. Hindi ko po sinabing pag sumali kayo, gaganda buhay niyo. Pag sumali kayo at ginawa nyo at sineryoso nyo, mark this day, babalikan nyo po tong araw na to at magpapasalamat kayo sa taong nag-invite sa inyo. Ayan. So, pakilala po muna ako. I'm Erica. So, huwag na po natin pag-usapan yung edad. Mukha lang po talagang bata because of barley. Ayan, kaya pag nag-barley ka, magmumukha ka din bata. So, graduate po ako ng pamantasan lulusod ng Maynila. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Nakapagtapos po ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho habang nag-aaral. So, nag-part-time po ako sa isang fast food way back nung nag-aaral po ako. And nakapagtapos naman po ako. So, bakit ko po ito pinapakita? Ito po yung source ng income ng mga tao. Pero anong relasyon? Kasi kukwento ko sa inyo anong background ko and paano ako nasali sa ganitong business. Dahil po halos lahat po ng yan, except lang dito na daanan ko po. So, kwento ko lang po ng mabilis. After graduation, nakapagtrabaho po ako agad sa isang international shipping line. So, kaya lang, syempre, dahil bagong graduate ka, maliit yung sweldo. Hindi po kasi sa akin sapat yung maliit na sweldo dahil that time, pinag-aaral ko po yung mga kapatid ko and ako rin po yung nagpapakain sa kanila. So, habang bata yung edad ko, ang laki na agad ng responsibility ko, kaya kulang. So, I transferred to real estate. So, nag-real estate din po ako. Hindi ako basta simpleng agent, top seller po ako nung nasa real estate ako. So, ibig sabihin, malaki din po yung komisyon. Kaya lang, nung nagtatrabaho ko, na-realize ko po na ang hirap ng may boss. Sino po dito tuwang-tuwa tuwing nakikita yung boss niya? Ayan. So, wala makapagtaas ng kamay. Ang hirap po kasi dahil hindi mo kontrolado yung oras mo and at the same time, kailangan mo pakisamahan lahat ng tao sa office niyo. Tama po ba? Ayan. So, I transferred from being an employee, naging self-employed po ako. So, sabi ko sa sarili ko, sa bahay na lang ako magtatrabaho. Para at least wala akong boss, wala akong mga ka-opisinang kasama. Kaya lang, ayan po, nagturo po ako ng English sa mga Japanese students. So, walang boss, kaya lang at the same time, pag wala kang turo, wala kang kita. So, ibig sabihin, nakadepende pa rin yung income mo sa ginagawa mo. So, from that, I transferred to business. So, nagtayo po kami ng events organizing business. Kaya lang po, ang hirap pagka nag-business ka na hindi mo alam yung ginagawa mo. So, that time, naloko po kami ng mga suppliers namin. So, I stopped. And then, hindi pa ako nadala, nagtayo pa rin po ako ng sarili kong travel agency. Sabi ko kasi, naisip ko kasi, ang dami nagta-travel. So, magandang i-business. Kaya lang, hindi ko na-realize na in our economy, the big player will always compete with the big player. Ibig sabihin, kung bago ako sa industry, kahit na gaano ka pa kaganda yung gagawin ko, I cannot compete with the big players. Tama po ba? So, ibig sabihin, hindi rin po ako naging successful dyan sa travel agency. So, how do I start in this kind of industry? Simple lang po. Nabigyan lang ako ng flyers. So, may event sa isang mall, tapos may nakita po kaming isang lalaki na mimigay ng flyers. So, hindi ko na po kasama yung taong to ngayon, pero taos ang puso ko sa pagpasalamat sa kanya at dahil sa kanya na-open yung mind ko. Sabi ko nga, ang bata-bata ko pa, pero sobrang dami kong napagdaanan. Tama po ba? Kasi marami sa atin, tumanda na yung trabaho niya, nagsimula siya, hanggang tumanda siya, kahit araw-araw, reklamo ng reklamo sa trabaho, pasok pa rin ang pasok. Tama po ba? So, ibig sabihin, hindi pa rin nagbabago. Kahit na ayaw mo yung ginagawa mo, wala kang ginagawang bago. So, ako po kasi, risk taker po ako. Hindi ako takot sumubok. Naisip ko kasi, ba't hindi ko subukan habang bata pa ako? At least kung magkamali man ako, kung mag-fail man ako, may panahon pa para itama ko. Hindi yung saka matanda ka na, saka mo, ay try ko kaya itong Santé, baka paano ko huli na? Diba? Sabi ko nga, sumubok ka habang bata ka. Diba? Sumubok ka habang may lakas ka. Sumubok ka habang kaya mo pa. Sumubok ka habang buhay ka.
Kasi hindi mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan. Diba? So, nung time na nabigyan ako ng flyer, isa lang ang tinanong ko dun sa taong nagbigay sa akin, Kuya, totoo ba yan? Alam niyo po, hindi niya sa akin sinabi na oo o hindi. Sinabi lang niya, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. At laking pasasalamat ko na sinubukan ko. And because of that, na-open yung mic ko sa ganitong negosyo. So, sabi nga ni Alpha, ang nagkwento sa amin ng business na to is yung kanina, si Kuya Carlo na nasa bundok ngayon. And it all started with one sachet of barley. Because of that one sachet, dyan po yung naging start. Sabihin niyo po, start. Ayan ang naging start ng healthier lifestyle ko. Kasi dati, wala naman ako pakisa kung anong kinakain ko. Kung hindi man ako nag-exercise. Di ba, ganun tayo eh. Pag bata tayo, isisip na bata pa ako. Saka ako naisipin na yan. Pag matanda na ako. Total, malakas pa naman ako ngayon. Pero hindi natin na-realize na what you are doing in your younger years, yun yung makaka-apekto sa pagtanda mo. And because of Santé dito, hindi lang naman pera-pera ang ituturo sa'yo eh. Ituturo sa'yo pati yung paano ka mas magiging healthy. Diba? So, yun yung isa number one na binigay sa akin ng Santé, yung healthier lifestyle. Next, because of that one sachet, yan po yung naging gateway. Sabihin niyo po, gateway. Yeah. Yan po yung naging gateway para yung business mo, hindi lang pang Pilipinas, matap mo, pati yung nasa international market. So, yan po yung ilan sa mga naging foreigner na members po ng aming team. Ayan. And currently, we're building in Hong Kong. And may, ito po, ayan, Chinese national po yan sa Hong Kong. We are building in other part of Asia and also in Nigeria at iba't iba pong bansa. So, isipin niyo po sa halagang 15988 or 4538, yung negosyo mo, hindi lang pang Pilipinas, kaya mo dalhin kahit saan. Next, because of that one sachet, yan po yung naging ticket. Sabihin niyo po, ticket. Yan yung naging ticket para makapunta po ako sa iba't ibang lugar. Diba? Ano ba naman yung 15988 kung pabibili mo yan ng ticket once ka na makapunta ng isang bansa eh. Wala ka pang panggastos niya, wala ka pang panghotel niya, ticket pa lang. Pero because of this industry, because of Santé, pwede kang magkaroon ng chance na makapunta ng ibang bansa ng paulit-ulit. Sabihin niyo ba, paulit-ulit? Nang libre. Sabihin niyo ba, libre? Libre. Diba, ang sarap naman wala kang iniintindi. Pwede mong sabihin sa akin, nakapunta na ako sa mga yan eh. Mas malayo pa ngayon napuntahan ko dyan. Pero ang tanong, libre po ba? Diba? Ang tanong, diba? Pag dyan, wala kang iisipin. Pero pag ikaw, lagi mo iniisip, magtitipid. Kasi ikaw gumagastos sa sarili mo. Tama po ba? And because of that one sachet, yan po yung naging susi. Sabi niyo po, susi. Ayan, susi para harapin ko po yung fear ko. So, what I'm doing right now is one of my weakness, is one of my fear. So, sabi nga nila, based on statistics, ang number one fear is fear of dying. Ang number two is fear of dying during public speaking. So, ito pong ginagawa ko, fear ko po to, weakness ko po to, at hindi ko po pinagkakailayon. But because of my mentor na nagsabi sa akin, ang lahat na nagiging top earner, tumatayo sa harapan. Kaya ako po ito ginagawa ngayon. Even weakness ko siya, even fear ko siya, kailangan ko siyang harapin. Kasi kung hindi ko i-conquer ng fear ko, hindi ko i-conquer yung fear ko ngayon, kailan? Diba? So ikaw, kung ano man yung fear mo, kung natatakutan mo, diba kung kinatatakutan mo ay baka mag-fail ako dyan, baka hindi ko kaya yan, baka wala akong ma-invite, diba? Kesa isipin mo yung fears na yon, but hindi mo isipin, what if ito na yung chance ko? What if ito na yung matagal na, ito na yung sagot sa matagal ko pinagdarasal? What if ito na yung way ko para makaahon yung pamilya ko? Diba? So, para matulungan ka mag-decide kung kailangan mo pang gawin yung Santé o hindi, ito lang po yung last message ko. Lahat po ba tayo may bahay? Yes! Yung iba po, sa ilalim ng tulay. Hindi, lahat naman po tayo may tinutuluyan. Tama po ba? Yes. Pag uwi mo mamaya sa bahay niyo po, huwag ka muna papasok. Tignan mo, pagmasdan mo muna ilabas ng bahay niyo. Yung bubong, yung pader, yan. Pagmasdan mo mabuti. Kung nakikita mo yung bahay mo or yung tinitirhan mo ngayon, na yun na yung dream house mo,
huwag mo nang gawin yung Santé. Hindi yun na po ito kailangan. Diba? Pero kung hindi pa, pasok ka sa loob ng bahay mo. Pagmasdan mo yung mga appliances nyo, furnitures, diba? Kung nakikita mo sa loob ng bahay mo, okay na, komportable, ito na yung gusto ko para sa family ko, huwag mo na pong gawin yung Santé, hindi nyo na po ito kailangan. Pero kung hindi ka pa kontento, pasok ka sa loob ng kwarto. Kung magulang ka, pagmasdan mo yung mga anak mo, yung asawa mo. Kung anak ka naman, pagmasdan mo yung mga magulang mo, yung kapatid mo. Kung sa araw-araw, yan yung buhay. Masaya ka na sa buhay na binibigay mo sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Huwag niyo na pong gawin yung Santé, yun na ito kailangan. Isipin mo na lang, naligaw ka dito, and kalimutan mo na kung ano yung napakinggan mo ngayon. Pero kung hindi ka pa kontento, pasok ka sa loob ng CR. Harap ka po sa salamin. Sino pong makikita nyo? Sarili. Ayan. Pagmasdan mo yung sarili mo. Kung nakikita mo yung sarili mo, na sa araw-araw masaya ka, kontento, di ba wala kang kaproblema-problema, huwag mo na pong gawin yung Santé, kalimutan mo na to. Balik ka sa kung anong ginagawa mo, masaya ka naman eh. Pero kung sa araw-araw nakikita mo yung sarili mo, hirap na hirap, pagod na pagod, diba? Kung nakikita mo yung sarili mo na parang wala ng pag-asa, isa lang po masasabi ko sa inyo. Balik kayo at pagtulungan natin ng Santé. So with that, marami po salamat. I'm Erica, Executive Director, and I'm on grass. And, ayan, para po naman sa ating next sharer, ito pong taon to, isa na po siyang alamat. Sabihin niyo po, alamat. Ayan. So, matagal na po siya sa ganitong industry. So, veterano na siya, ay hindi na siya baguhan. So, para po ikwento kung ano yung magandang nangyari sa kanya because of this industry, let's all welcome Sir Louis Garcia. Yeah. Thank you. Good evening! Good evening! Good evening din sa mga nanonood, ayan, sa mga fans, joke. Anyway, so good evening po, maikli-maikli lang po. Yes, indeed, hindi na po ako baguhan sa ganitong industry. I've been doing this, siguro pag pinag-compress-compress po natin, siguro around 15 years. Okay pa yun? Anyway, may energy pa. So, to tell you about, anyway, gusto ko lang pasalamatan sa introduction sa Erica, palakpakan niyo naman po. So, mabilis, habang piniprepare pa no, yung slides, ko. So, ako po ay isang dating empleyado. Sino po dito yung empleyado? Empleyado, empleyado, empleyado. Alright, palakpakan niyo po yung mga empleyado. So, ang mga employment history ko po, working student during college sa mga fast food chain. I'm the pioneer of Jollibee Plaza Miranda. Kaya po, no? So, huwag niyo nang tanongin taon. Kami po yung pioneer doon. And then we were the one who piloted the operation of Jollibee Bustillos, Jollibee Coronet, Jollibee Carriedo, Jollibee UE Recto. So, all throughout my college days, working student po ako. Kasi nga po, panganay po ako, typical na panganay, ikaw ang inaasahan ng iyong? Familiar. So, syempre po, as naramdaman ko kagad yung responsibility, eh, pito po kami magkakapatid, and then, jeepney driver ang tatay ko, banana key vendor po ang nanay ko. Laman po kami ng ano, sidewalk ng Divisoria. Sino po nakarating natin dito sa Divisoria? Ayan. So, lucky po ako dyan, no? Lagi kaming hinahabol ng police. Kasi nga po, sidewalk vendor. So, syempre ho, dahil hindi po ako maanak ng mayaman, nagmukhang mayaman lang ho. No? So, kasi may dugo ho kaming ano, Italian. Half Ita, half alien. Kaya Italian, no? Biro na. So, expect ko may mga grammar error ako kasi I was not trained to speak English. Kasi ang tondo naman ho, hindi naman ho is English-speaking country yan. Tama? Eh, nakita na ba kayo, pamilya sa tondo, nagsasabi-usap ng English, hey mom, what is our food for the day? Wala naman ho ganon, no? So, syempre, dahil anak ko'y anak ng mahirap, gusto kong iahahon yung pamilya ko sa magandang buhay. Yung pagyaman, di ko pa alam yung salitang yung yaman na yan eh. Basta alam ko, gusto kong umasenso.
Tama po? So, sinunod ko naman, nilaban ko yan for para makagraduate ako. Awa ng Diyos, nakapag-graduate din naman po. Unang course ko, architectural. Awa ng Diyos, lahat ng subject ko, baksa. Kasi working student po ako nung time na yon eh. Kasi every time attend ako, CCP. Sino nakakalam ng CCP? CCP. Kawawa naman school ko, hindi kilala. So, sa may Aurora Boulevard o, tapat ng Center Point, SM. Na po? Graduate po ako doon, working student ako. Ang klase ko, 5:30. Ang trabaho ko, 5 a.m. to 5 p.m. Sa may Otis. Sa may Coca-Cola po. Okay? So, nag-work po ako doon. Every time a-attend ako ng klase, nasasaliban ako ng masamang spirito. Na-exorcism po ako. Bakit? Every time ako a-attend ng klase, ganun na itsura ko. Nasasaniban na masamang spirito. Familiar kayo, hindi. Mamaya katabi nyo na. Gumaganon na rin. Hindi, ibig sabihin, pagod po ako sa trabaho, gusto ko man mag-absorb lahat ng tinuturo ng teacher, hindi ko talaga ma-absorb kasi pagod yung aking katawan. Nagkakaintindihan po. So to make it short, sinikap pa rin, tapos nag-ship ako, comsci, and ang alam ko nung green screen pa nun, floppy disk pa, no? So yung mga na umuoo, kaedad ko yan. Yung iba hindi makarelate na eh. No? And then, natatawa ako doon sa kwento ko. Yung iba hindi na makakonnect eh. Anyway, ako na lang natatawa siguro doon. So, nag-ship ulit ako, dahil gusto ko na makagraduate, nag-ship na lang ako ng isang course na walang mathematics. Oh, kasi kumsa, may math. Architectural, may math. Madudugong math pa yan. No? Yung mga calculus, di ba? Differential, may mga ganon eh. So, ginawa ko business administration. May math pa rin, accounting. Nakakainis. So, anyway, to make it short, nakagraduate naman ako. Ayun, tapos nag-working student. 17 years ako. 10 years ako sa Vents. Pamilyar kayo sa Vents. So, sales clerk ako sa Cubao dati, sa may Ali Mall. Sales clerk ko, alam niyo ginagawa ng sales clerk? Taga-ayos ng mga pantalon na ginugulo niyo? No, yung sukat kayo ng sukat, di naman kayo bibili? Galit po ako sa inyo. Wala akong ginawa, kundi ayusin yung mga pantalon according to sizes, according to model. Nakaka-relate po kayo? So anyway, sabi nga nila, kailangan mong tiyagain. Dahil may kasabihan tayo, kung walang tiyaga, so nilaban ko din po yung pananaw na yan. Pero may mali din pala, hindi lang pala sipag at tiyaga. Kailangan mo rin ng tamang oportunidad. Na po, si Manny Pacquiao, familiar kayo? Si Manny Pacquiao, alam naman natin magaling. Pero isipin mo, kung lumalaban lang siya sa barangay at hindi siya binigyan ng international exposure, siguro by this time, mahirap pa rin siya. Masipag, matyaga, pero maling oportunidad, hindi pa rin niya yaman. Do you agree with me? Yes. So kaya po nung nilaban na siya sa international, that's the time, gumanda yung mga laban niya, nabigyan ng magandang break, that's the time yung sipag, tsaga niya, tamang oportunidad, ngayon po, isa sa siya pa nga pinakamayaman o pinaka-influential sa ating bansa. Tama po ba? Yes. So, doon ko nabago yung sinasabing sipag, tsaga. Hindi pala totoo yun. Kailangan mo rin ng tamang oportunidad. Kasi marami tayong kilala, maybe isa ka din doon, naniniwala sa ganong principle, pero maraming masipag, maraming tsaga. But how come these people are not getting something out of their sipag at tiyaga. Tama po ba? Yes. Sabi nga namin, lagi namin sampol, ang magbabalot, masipag. Yes. Matiyaga. Yes. Tulog ka na, gising pa siya. Yes. Tama? Yes. Pero these people, don't get me wrong, hindi pa rin yumaman. Mahirap pa rin. Naku ko po. So, kaya ako, siguro okay na yung slides ko. Kaya, sabi ko nga po, oh, di ba cute? Falang pa kayo naman, di ba? Oh yeah, ikaw yung cute. Wow, ba't mo ako tinuturo? Ikaw nga. So, I was born and raised in Tondo. Pamilya kayo sa Tondo? No? Pinakamapayapang lugar sa mundo. So, dead na po ang father ko. Last year lang po. Last year. And a former Divisoria vendor, Banana Q. So, pangalan po Louis Garcia, 17 years employee, working student during college, 3 years. OFW, nag-abroad din ako. Kasi pag 17 years ka na nag-work sa Pilipinas at ikaw may pangarap, sigurado ko ang next step mo is to work abroad. Yes or no? Yes! So, ginawa ko din po yan. The same thinking, kung anong iniisip ng karamihan, iniisip ko na din po yan. Yung dinadaanan ng iba at dadaanan ng iba, dinaanan ko na rin. Kaya po, nagkaroon ng ganitong pattern. So, kahit anong sipag, meron pa rin? Ako niyo po, lagi namin tinatanong, sino dito ang gusto nang mabayaran lahat ng utang niya? Taas ang kamay. So, lahat na nagtaas ang kamay, may utang niyan. Yes!
Okay. Wala na ho. Touch move na ho. Touch move na, no? So katulad ko po, sabi ko nga, bakit? Pamilya tayo sa Quincenas katapusan. Republic Act 1530. Kasi yung Republic akin, no? So, Quincenas katapusan. Kapag kinapus ka, ang gagawin mo, uutang. Promise, magbabayad ka. Sa sweldo. Pagdating ng sweldo, magbabayad? Utang. Yung natira, pagkakasyahin. Pag kinapos, utang. Promise, magbabayad sa? Akinse, magbabayad, natira, pagkakasyahin, kinapos, uutang, trabaho, sweldo, bayad, utang, trabaho, sweldo, bayad, utang, cycle na lang. Tama po ba? Ang tanong, nakapag-ipon ho ba? Hindi. Nakapag-ipon ng maraming? Nakawa nyo? Sino, ang naipon na lang, payslip. Everybody say payslip. Payslip. Ulit. Payslip. Ulit. Payslip. Ilang words ang payslip? Dalawa. Pay and slip. Bakit walang nangyayari sa sweldo? Self-defined siya. Pay, slip. Pagkabayad, dudulas lang. Yung iba hindi na-gets. Ibig sabihin ng slip, dulaba, dulas. Hello? Hi. Yung iba, puro slip na lang ang naipon. So, napagod po ako, kaya wala rin akong? Sleepy. At wala rin po akong? Walang masama sa kotse. Yes or no? Yes. At walang nakaka-enjoy sumakay ng jeep. Yes. Meron ba dito nag-enjoy sa mga ng jeep? Yes. Kinikilig pag nakakita ng jeep. Nanakin ng jeep, ay, sasakay niyo ko ng jeep. Oh, meron po bang ganon? Ito pa masaklak. Sino po dito yung mga nagtatrabaho? Di ba, press na press ka, pagsakay mo ng jeep, pagbaba mo, mukha ka mandirigma. Sumakay ka sa riwa, pagbaba, mukha ka mandirigma. Bakit to? Kahit hindi ka konduktor, nagmumukha kang konduktor. Di ba, nakasakay ka? Pasayero ka, mama, bayad do. Mama, bayad do. Bayad daw niya. Ilan kayo? Dalawa. Dalawa daw po. Saan ka bababa? Sa kanto daw po. Pamilya? So, tapos minsan, ang upo mo, mukhang pisong upo. Yung kahit anong gawin mong kembot. Ayaw magkasya, pero pa nagpreno, nagkapalitan pa kayo ng mga ganon. Sino nag-e-enjoy doon? Hello? So, again, galing din po ako dyan. Wala akong kotse, pero ito pa, yung MRT, kahit ano mo sumakay, mapapasahe ka. Yung tipong ano mo sumakay, mamaya tutulak, anong gano'n, no? Tama magugaw, oh, nakasakay na pala ako. Tapos kahit hindi ka mahawak, di matutumba. Bakit? Nga, gano'n. Hello? Nangyayari? Yes. Nakaka-enjoy? Yes. Hindi. Nakuha niyo po. So, ako po nangangaral magkaroon ng kotse. Hindi sa pagiging materialismo. Gusto ko magkaroon ng komportableng buhay. May kaibigan ako, sabi niya, Louie, masyado ka materialoso. Hindi. Gusto ko lang maging simple, ha? Ayaw mong yumaman, simpleng buhay. Ladies and gentlemen, let me clarify this. There is no such thing as simple life. Ang tawag namin dyan, complicated life. Ask me why. Bakit po? Sabi ko, gusto ko magkaroon ng simpleng buhay. Eh kaso 17 years, nilaban ko yun, nag-OFW ako. So ano nangyayari? Ito po yung simpleng buhay para sa akin. Definition ko ng simpleng buhay. Kung ito yung komplikado. Komplikado muna ho. Ano po? Komplikado. Pakiulit po? Komplikado. Ganito po. Kung galing ka sa trabaho, eh San Pedro pa ako nun. Papunta ka ng Makati, ilang sakay? 3 hanggang 4. Hello? Hi. Eh, nung time na yung ginagawa pa yung Skyway. Grabe, alis kami ng alas 5:30, darating kami sa misa bahay, alas 12, alas 1. Pag umulan pa, overnight. Opo, sobrang traffic nun. Sino naka-experience nun? Ako po, na-experience ko na talagang inayaw ko yun. Kailangan walang choice. Okay niyo po? So, again, balik tayo sa complicated life. 4 na sakay, tama? Ang simpleng buhay ganito, Pedro, labas mo ang kotse. Nilabas ni Pedro, wag yung white, yung blue. Hello? Hi. Di ba mas simple? Ito po yung komplikadong life. Yung mga babae, pag nag-shopping, pag humawak ka ng dress, pilit-pilit mo binabaliktad, tipong meron kang hinahanap. Ano po yun? Pag nakita mo yung price tag, hindi bagay. Hello?
another complicated life. Pag pumasok ka sa restaurant, inabutan ka ng menu, saan ka nakatingin? Kaliwa o kanan? Bakit ang hinahanap mo yung mura? Pag medyo mahal, wag, busog ako, okay lang ako. Di ba komplikado? Ang nagdidikta ng panlasa mo, bulsa mo, hindi yung dila mo. Pinapalakpakan nyo, no? Di ba yun yung komplikado? Yun ba yung simple? Para sa akin, nung narinig ko to sa speaker, tama, totoo, pero masakit, pero totoo. Sabi ko, dun na nag-open yung mind ko, nung marinig ko itong mga 17 years eh. Ako din, nangangarap po, sabi ko, gusto ko masenso. What's wrong? So, 17 years, walang ipon, walang puro utang, walang bahay, walang kotse. Baka nyo po, eto ang tanong ha, 5 minutes. Gusto ko masenso? Yes. Kaya lang ano nangyari, bakit di ko nakuha? Ito sagot. Kapag patuloy mong gagawin, 17 years po, ito resulta. Pag inulit ko yung 17 years, ano buhay ko? Exactly. So kaibigan po, ikaw nakaka-relate sa tanong ko po, maybe siguro i-consider mo rin yung pag paulit-ulit mong ginagawa, patuloy mong ginagawa, patuloy mo lang din makukuha ang dati mo nang nakukuha. So binago ko po yung mindset. Yung condition. So, ginawa ko po. So, naging jobless na ako, 2004. Tapos, so, ginawa ko, katulad ni Erica. Nag-self-employed po ako. Nag-event organizer din ako. Hindi po ako cosplayer. Isa po to sa mga event na ginagawa ko po. So, tapos, nakakandak ako ng mga seminar. Gumagawa ako ng mga talk. So, every talk, binabayaran ako 60,000. Yung ganun po. Dito, palakpak lang. Ano ko, ini-invite po ako sa iba't ibang lugar. So, doon na nagbago yung aking pananaw. Hindi na ako nabuhay sa kinsenas. Katapusan. Tanungin niyo ako, paano? Kailangan mo lang ng isang taong mag-i-influence sa'yo para baguhin yung isipan mo. So, yung mga taong nag-invite po sa inyo, isa po yun sa magiging positive influence po ninyo. Palapakan niyo po sila. Po, secondary na lang po kami. No? Kasi ang una talaga responsible sa inyo ay yung mga taong nagdala sa inyo. Pangalawa, yung mga team leader po ng inyong organization o team na tinatawag. Pangatlo, yung kumpanya nandiyan naman ho yan eh. So, nakita nyo, maraming entity ang pwedeng tumulong sa iyo. Ang request lang talaga namin, tulungan mo muna ang sarili mo. Tanungin nyo ako, bakit? Bakit? Mahirap tulungan ang taong ayaw tulungan ang sarili. Mahirap turuan ang taong ayaw magpaturo. Hello? So, ayan po. So, as I was saying, no? So, ito po yung ginagawa ko for the past 5 years, 6 years. Nagkakandak ako ng mga training, na-invite ako sa Singapore. They even paid me 150,000. One of the largest group in Singapore, nasa involved in with the same industry, kailangan pa nila akong bayaran. No? Ito sa McDonald's, ito sa no? Steph, no? Familiar? So, ayan. So, tapos so, nagtayo din ako ng sarili kong negosyo, printing business, t-shirt. So, kailangan ko na i-rasap to, tinayo ko sa bahay. So, in 2 months time, I made 2 million. Pag pinapalapakan ko yan. So, ito po yung mga damit na tinatayo ko. And then, again, naging broke, na-stress. Kumita ulit, kumikita ng 200-300,000 a month. So kumita ng 4 million, nakabili ulit ng sasakyan. Maraming natulungan, nabibili yung gusto. So ano yung point ko po, bakit kailangan ko ipakita to? I'll make this short. I have to finish this in 3 minutes. Bakit ko pinapakita itong mga bagay na to? Yeah, to be a living testimony. From Tondo, making millions. Ibig sabihin, no, as long you are open-minded, all possibilities also open. Parang parachute. Hindi yan mag-work ng sarado. Parang light din, ho. Ang isipan natin, pag hindi yan bukas, hindi mababago yung life natin. Kakaintindihan po tayo doon. Ha? So, you got... Tapos, eto maganda. Everybody say good news. Good news. Kapag sinimulan mong baguhin sarili mo, then you can easily teach people to change their life. Kasi mahirap ituro ang isang bagay ikaw mismo hindi mo naintindihan. Hello? And always remember, everybody say, always remember, be a good student before you become a good teacher. So right now, estudyante ka muna.
So right now, follower ka muna. So that later on, you can be a teacher and you can be a leader. Maliwanag po, ang kagandahan lang ni Santé, hindi mo kailangan alamin lahat. Kasi lahat ng mga tao nag-invest sa inyo, alam na nila kung paano ka maging successful. Ang kailangan mo na lang yung willingness. Kasi po, yung system, yung program, and everything dito sa Santé is already done. It's already done. Tested, marami na pinayaman. Maybe isa ka na lang ang kailangan namin dito, payamanin din po. Nakakaintindihan po, no? So, last 2 minutes. So, ayan, again, maraming nagbago. So, marami po nagbago. Anyway, so, tapusin ko in 1 minute. So, anong point ko? From squatter area, working student, and then made 20 million in my career. Sinong gusto? Now, you might ask me, Louie, magaling ka. No. I'm an introvert, a 5-time dropout of English 2, public speaking. I was trained and programmed to have a good mindset of this kind of industry. Network marketing. Kaya walang pwedeng mag-down ng industry na to kasi ito ang nag-angat sa akin. Bakal niyo po? So, kung may mga taong nag-say ng negative things, we cannot blame these people. Isa lang naiintindihan ko, kulang lang sila sa information. They are misinformed. They are just miseducated. Dito sa Santé, you will be educated. Dito sa Santé, ibibigay sa iyo information. Isa lang talaga criteria na kailangan mo dito. Yung bukas ang isipan at puso mo, aralin tong negosyo to. Hindi aralin. I mean, maging submissive ka lang sa sistema. Maging submissive ka lang. Kasi lahat naman po will follow eh. From board of the directors, from the net dev, from the leaders, from the top earners, the hall of famers, and the newly member or Santé family, lahat po yan committed to your success. Just trust these people po. And more than anything else, you have to trust yourself. Kailangan mong paniwalaan sarili mo. Tanungin niyo ako bakit. Kasi pag hindi mo pa nagawa yan, wala ka nang pwedeng asahan pang iba. Hello? End to end? To end, magbibigay po ako ng bonus. Okay lang? Sa mga nakakaalam, tumahimik. Yun! Sa mga nakakaalam, tumahimik. Sino po first timer? Ako! Tumahimik! Sino may 5 piso, palitan ko ng 20 pesos. Sino gusto? Tapos na! Dali ko! Sa'yo na ko! Dali! Gago-gago pa rin si ko! Bilis! Grab! Ayun, grab! Palakpakan niyo naman si Seth! Kaya ang pakala mo! Ha? Palakpakan naman yung si Pablo! Mga hindi member, bigyan natin ng chance sa inyo ng mga member mo. Yes. Oh. Sino po may 20 pesos? 20! Huwag na po kayo mag-isip, di naman po kayo lugi, no? Sino may 20, ho? Dali, ho! Grab! Palakpakan niyo si ma'am. Palakpakan niyo. So, pangalan niyo ma'am? Marlene. Marlene, matindi pa kakailangan na ma'am. Hindi, at least buhay na yung pamasahe. Okay, next. Participate kayo. Sayang eh. Sino may 50 pesos? Pangalan ma'am, pangalan. Roseland. Rose? Roseland. Palakpakan niyo si ma'am Roseland. Grabe, no? Magdadrive sa 50 pesos. Ayan. Palakpakan nyo. Okay, so last, mga nakakalam, manahimik po, ah. Hoy! Relax. Pakilabas po ang 500. Labas lang muna, wala mo lang tatayo. Ang tumayo, disqualified. Upo lang muna. Labas po ang 500. Pinapalabas ko lang po muna. Taas ang 500. Taas. Yung mga magtataas lang magpa-participate.
Ang hindi magtaas, wala. Sorry. Yung magtataas lang ng 500, ang i-consider ko magpa-participate. Come on. Yung iba, juicy pa, oh. Lugi ba kayo dito? Pumira. Sige, taas ang 500. Okay lang, kahit basag-basag yan. Taas-taas mo na, alam mo nang tatayo. Taas-taas, paki-wave, wave, wave. O, ganito na lang, para iba mabigyan ng chance. Sino may 100? O. Yung 500, lugi na, okay na, okay na. That's all right, taas-taas-taas. Yung 500 na lang, 500. Taas-taas-taas. Taas-taas, paki-wave. Lagyan niyo ng energy, woo! Taas-taas. Sige, sino? Wala mo nang tatayo, ha? Ang tumayo, disqualified. Sino ang gusto, yung walang 500? Sino ang gusto yung 500, palitan 1,000? Juicy! Juicy pa kayo, ha? Taas-taas. Okay, pakitaso. Sige, tagon niyo na ho yan, di ako... Hindi po ako baliw, para pag... Libre na nga eh. Ande, ande, may tema lang po ako ah. Ano po yung moral lesson doon? Ano ang dahilan? Listen. Listen. Ano ang dahilan bakit ka napipigilan kunin yung kapalit? Alam mo namang mas value, may value yung ibibigay ko sa'yo kaysa sa ibibigay mo. Tama? Yung una, nagduda. Yung iba naman, natatakot ko na yung sasabihin ng ibang tao. Kapal na mukha? 20 pesos, magladay? Hello? Hello? Na nag-guess yung lesson? Yes. Dalawang bagay ho yung pumigil sa'yo eh. Una, duda. Baka hindi ko ibigay. Pangalawa, takot kung anong sasabihin ng ibang tao. Nag-guess niyo po? Yes. Pangatlo, bakit hindi ko sa'yo inaabot? Bakit kailangan mong i-grab? Ganun ho talaga, kaibigan. Kapag meron kang gusto, sino nangangarap ng malaki? Sino nangangarap ng bahay? Lupa? Makabayad ng utang? Kumita ng malaki? Kaibigan, may values ako. Hindi pwedeng gusto lang. Kailangan mong kumilos, tumayo, at mag-effort ka kunin yung bagay. Yes. Nakakaintindihan po? And lastly, sorry Kalpa. Lastly, sinong gusto ng 1,000? Ako! Or higit pa, no? Pero may tanong ako, pag nilukot ko ba, kukunin mo pa rin? Yes! Kahit apakan ko? Yes! Dungisan ko? Yes! Untindi ng pangangailangan. Lagyan ko ng sipon. Ang lupit nyo talaga. O, ipunas ko sa aking behind. Kukunin hindi? Kukunin! Ang tibay mo talaga. Anong point, kaibigan? Tingnan nyo po ha, tingnan nyo yung natutunan mo dito. Kahit anong gawin ko sa 1,000, alam mo, hindi na wala value. Puniting, apakan ko, dungisan ko, duraan ko, ipunis ko sa kung ano-ano, gusto mo pa rin, tama? Anong point doon, kaibigan? Lahat ng narinig mo ngayon, ng mga in-explain ni Alpa, testimony ni Erica, mga naririnig mong kwento ng mga taong nag-invite sa'yo, kahit anong pang sabihin mong duda, limitation mo, unbelief system mo. Ladies and gentlemen, yung pinakita sa inyo ngayon, tandaan mo, kahit anong gawin mo, hindi mo pwedeng itago yung value. Yes. Matanda ka, bata ka, may tinapos ka, janitor ka, kahit ano ka pa. Always remember, ang nakita ng mata mo ngayon, isang napakalaking opportunity na higit pa sa 1,000 na pwede magbago ng buhay mo. Yes! Okay? So with that, this is Lumi Garcia and I'm on grass. Thank you. Alam niyo yung mga naglabas ng 500, ipagdarasal ko na lamang po kayo. Abot agad langit yung paha, yung ano eh. Aking 1,000. Talaga naman, ano. Pero nagano po talaga ang buhay, no. Nakakatuwa lang. Bago matapos ang gabi, sino ba si Alpha? Yan, okay. So, matatapos na tayo. Maganda ba yung opportunity? Yes! Nakakatuwa ba mag-Santé? Yes! Isa lang bagay masasabi ko sa inyo, pag nag-Santé ka, walang araw, walang oras, at walang minuto, hindi ka nakangiti. Yes. Yeah. Tingnan mo yung katabi mo, nakangiti ba ba? Yes. Okay, so ako po ay dating call center agent. I was a call center agent when I started Santé. Nung na-invite po ako dito, ako po ay isang empleyado kagaya ng karamihan ng nasa labas at sa ilang mga nakaupo dito.
Okay? So, ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi nga ni Miss Erica, we tried magkaroon ng sariling business and everything, but it all failed. Okay? Now, ito lang nakita ko, bakit ako pumasok sa call center industry? Simply because, naniniwala ako, hindi naman importante dito kung nakatapos ka o hindi. Ang importante kasi sa ating mga Pilipino, kung magkano binibigay mo at inuwi mo sa pamilya mo, yun ka. Hindi po ba? And to be honest, sa labas po, ang pinakamataas na nagbibigay ng sweldo, not the professional one, ano, as an employee, it's the call center industry. Tama ba? Yes. Sino po dito may kakilalang taga-call center? Yan. Kami po yung mga tipong pag-angat pa lang ng telepono, minumura na po kami mula ulo hanggang paa. Alam niyo ba yun? Kaya lang, pwede ba kami magmura din sa kabilang linya? Hindi. Hindi. Kasi in short, pag nangyari yan, tatanggalin kami sa trabaho. Tama. Tama po ba? Yes. Now, sa ako, ito pinili ko in the call center industry kasi sabi ko nga, ito yung tipong malaki naman ang sweldo pero nakupo ka lang maghapon. Although it's stressful, sobrang stressful yan. And kami po yung mga tipong mga immortal. Alam yung immortal? Yung tipong holiday na sa buong Pilipinas, bumabagyo man, lahat ng tao walang pasok, kami po may pasok. Wala kaming choice kasi ang amo namin taga ibang bansa. Pero okay lang, kasi mas malaki naman ang swelduhan namin kumpara sa iba. Tama ba? Kaya lang minsan nakakalungkot kasi mga panahon, mga Semana Santa, mga panahon yan, lahat ng tao nagbabakasyon, nagbi-beach, nagdadagat, kung ano-ano ginagawa, may mga family events na yan eh. Tama ba? Kami po, dahil immortal kami, wala kaming choice. Kailangan mong pumasok at magtrabaho. Kaya minsan, feeling bitch na lang ako sa trabaho. Yeah, yan po yung tsura ko. Diba? Feeling ko ano na lang. So, but then again, hindi po yung naging hindrance para gawin ko po yung business. Kasi dito, sino gustong mag-start ng Santé business? Sino gustong mag-join sa Santé? Kaya lang po lang ang pera niya. To be honest ako, hindi ako naniniwala ang tao walang pera or kulang ang pera niya. Sabi nga ni Jack Ma, ang totoo niyan, ang tao, hindi naman nagkukulang ang pera. Nagkukulang lang kasi tayo ngayon sa mga taong may mga pangarap. Tignan mo nga, ito na yung mga katabi mo, friend, may pangarap ka pa ba? Huwag mo naman pagalitan. Di ba? Kasi ako, kagaya nga ng sabi ni Sir Louie, ang mindset ng isang empleyado, pag hindi na kayang ibigay kung anong trabaho mo, the mindset is mag-a-abroad ka. Kaya lang hindi pala ako para mag-abroad, para maging OFW. Okay, in-invite ako sa Santé. Again, nag-start ako as product, but then again at the end of the day, nag-end up ako gawin yung business. And isa lang ang nasasabi ko, gawin mo to, huwag mong iwan yung work mo. If you're currently working, do it part-time but full-time by heart. Kasi darating ang time, whether you like it or not, mas lalaki ang income ng part-time mo kaysa sa full-time job mo. Yes. And the most fulfilling part is, hindi lang po kayo, hindi lang ikaw ang taong mag-aasenso dito. Kahit yung mga taong kasama at sisharean mo dito, for me ang Santé isang malaking gintong na katago. Para lang ito sa mga taong open-minded. Para lang ito sa mga taong yung puso nila is to really extend help to other people. Yung mga may busilak na puso. For me, that is yung mga... Kaya maraming... yung mga nagtatagal sa Santé, kasi para talaga sila dito. Yes. And with that, kahit part-time ko po itong ginagawa way back then, natutulog lang po ako every day. Almost 3 to 4 hours every day. Pag wala akong pasok, nakakatulog ako hanggang 5 hours. But thank you Lord kasi okay yung barley. Kasi stressful ang work ko. But beyond that, because of this business, kung empleyado lang po ako, hindi ako makakapag-travel. Because of Santé, nakakapag-travel ako, nakapag-build ako. It's never an excuse na isa akong empleyado para gawin ko ang pagiging isang negosyante. Now, I'm happy to say, hindi na po ako isang empleyado. Gusto mo rin bang makawala dun sa sinasabi kaninang trabaho, sweldo, bayad, utang? Yes! Now, simple lang. You have to open your mind and open your heart to this opportunity. Kasi kung nangyari sa akin, nakalabas ako doon. What more? Pwedeng mangyari sa iyan. Yes. Can you imagine right now, I'm building my team, I'm leading a team, not just in the Philippines alone, but internationally.
Tanong yung 5988 na ginapaw ko para makapag-join ako dito dati, sulit ba? Yes! Sulit ba? Yes! Ang pinakamasarap kasi niyan, magpapasko ngayon, maraming tao pinag-iisipan na nila saan nila ilalabas ang pera nila. But then this is the perfect opportunity, ba't ngayon ka pa na-invite dito? Among all other days. Tama po ba? Yes. Now ito lang, pwede kong sabihin sa inyo, dito sa Santé, pwedeng magbago ang buhay mo, pwedeng hindi. Hindi lang yan magbabago kung hindi ka sasali. Pero ang tanong, ready ka na bang magbago ang buhay mo? Yes! Totoo. Yes. Okay? So with that, you have a choice. Very short lang naman ang aking testimony. Mula sa isang sasay, nakita niyo muna ako ngayon dito sa stage. Masarap pala. Nakakatuwa. Okay? So yeah, you have a choice. Do nothing. Maging consumer ka lang ng product or you can at least maximize, maging healthy ka na, ang pinakamasarap dyan, may residual income ka pa. Naka po ba? Yes. Alright, so again, these are the product packages. So, mamili ka lang kung anong gusto mo. Pwede kang mag-settle sa pinakamababa, which is 4538. You go with the best seller or you go dun sa mas mataas na package. The options is open para sa iyo. Nakuha po ba? Yes. Ay, naantok na kayo. Okay, so bago tayo matapos, simple lang, para mag-decide ka kung gagawin mo itong business na ito o hindi, kagaya na sabi ni Erica, hindi na yung pag-umuwi ka sa bahay nyo, no? Kasi meron dito, pwedeng sumali ka, pwedeng hindi. Kaya lang, okay lang po sa amin yan, no? Kaya lang bukas makaluwas, sigurado ako may uupo dyan sa upuan mo. Ang masakit na part kasi dyan is, baka mamaya kakilala mo pa sila. Alam niyo yun? Yung tipong mamaya, katulong niyo pa sila sa bahay, o kapitbahay, o kung saan man sila. Na tipong pag-uwi mo sa bahay, umuwi din siya ng bahay, galit na galit, may dalang maraming package ng Santé. At hindi ka pinapansin, biglang lumayas ulit ng bahay. Ang malapit dito, nag-text sa'yo. Sabi niya, ate, kuya, hindi na po ako magtatrabaho para sa inyo. O syempre, caught on shock ka. Tama ba? Kasama mo sa bahay, biglang nawala na lang parang bula. May dala lang pa kayo sa Santé na ikaw alam mo at the back of your mind, alam ko yung dala niyang Santé. Na-invite ako nung dati. Tama ba? Ang malapit nag-text ulit. Sabi niya, ate, kuya, magsasantay na po ako kasi payaman na po ako. Maya't maya, shock ka na naman. Ang malapit dito, pagbalik niya, nag-text na naman siya. Sabi niya, ate, kuya, huwag kang mag-alala. Pagyaman ko, gawin kitang katulong ko. Bilog ang mundo, kapatid. Yan. Walang tumawa. Ay, naku. Sige, gutom na siguro kayo. Now again, simple lang to, no? Thank you very much for your time. My name is Alpha, and I'm on grass. Sila ay ha?
slide. Uy! Yan na kayo mag-meeting tayo. May butol? Para evitar. Ayoko! Para